Number 9, Marites Santa Maria from Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Marisa Javier from MS Garcia, Cabanatuan City. Amers Sapil Ismael from Masikap, Barrera. Ito po. Apo. Miss Susan Palillo from Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Ayan po. Dulo po sa nanay. Lina Puyot po ba to? From Kapitan Tamtinyo, Cabanatuan City. Ayun po. Alfredo Gonzales from Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Ayun po. Catherine Luz Candido from San Isidro, Cabanatuan City. Ah, umihilang po. Miss Melia Tulibin po ba ito? Tuliban from MS Garcia, Cabanatuan City. Ayun po, sa itaas. And Miss Silvia Sibayan from Barangay Ench Construction. Yan po. Yan po yung ating mga panauhin para sa araw na ito na ating pong hayagang pag-inip. Sino yung tatlo pa? Ito po yung ating pong mga OJT from Wesleyan University. Yung pong apat na bata po. Opo. Observer. Observer po natin para po sa araw na ito. Tika saan sila? Si Miss Santos po yung nasa gitna from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ha? From Santa Rosa, Nueva Ecija po, yung bata po na nasa gitna. Tapos? Yung isa po, taga Gafan. San Isidro, malapit, San Isidro po, yung lalaki po. Yung isa? Yung isa po, taga Gafan. Hindi, yung Wesleyan, observer. Ayun po. Pate, pakilala ka ngate. Sige. Derwin po, taga Gafan po. Good afternoon, pakilakasan mo. Okay, maya. Derwin Espiritu po, taga Gafan po. Taga saan? Gafan po. Gafan. Oo. Yung katabi mong nag-text-text doon. Sarah Jane V. Halili po, galing San Isidro, malapit. Ba, yung Wesleyan ba, narito kayo para for to learn? Yes po. I see. So, mga kagalang-galang ng mga tigapalengke. Kasi may mga batang nag-aaral. Pinapayagan po natin sila na matuto. Ano po? Kaya mayroong mga tiga-Wesleyan University. Kumisan po, may tiga-NUST. Kumisan, may tiga-FINMA Arroyo. Kumisan po, may tiga-CIC. Ganun po eh. Kaya narito po sila. Hindi po kasi limited sa... hindi po limited sa ang public hearing, kaya nga tinawag na public hearing para sa lahat. Ano po? So, hindi po namin sila pinapunta rito para i-Facebook kayo o i-YouTube. Dahil, ano ba ngayon? Saan ba tayo naka-Facebook ba tayo naka-YouTube? Pakinga. O, sarutin mo. Ating po sinasagawang hayag ang pagdig po ay naka-Facebook at naka-live po tayo sa DWDJ. Tsaka naka-YouTube. Tsaka naka-YouTube po. So, yung maliwanag po yun kasi gusto namin na walang mag-kukuha ng video sa amin para lokohin yung tao. Baka mamaya yung Mr. Chairman, baka mamaya kasi
ikat po na ikat. Putulin. Tapos yung sinabi, fake news. Dahil maraming fake news sa Facebook, sa YouTube. Mahirap na. So, we reserve the right na yung kabuuan ng hearing ay naririnig ng lahat. At hindi nila pwedeng putulin. At pagkatapos iskew nila para ito ay hindi maging maayos sa panlasa ng taong bayan. Or kampihan kami, yung city government, ayaw natin yun. Kasi pwede niyong pagbalik-balikan yung katotohanan. Yan. So, saan-saan bang lugar na meron tayong nakalagay na mga truck, lead truck, Mr. Valaria? May nakalagay po tayong lead truck sa saan-saan lugar. Good afternoon po sa lahat. Meron po tayong lead truck sa temporary temporary market / motor pool sa San Isidro po at sa temporary market Kapitan Pepe po. So narinig din po tayo at napapanood tayo nung mga tigapalengke talaga sa temporary market motor pool doon sa may San Isidro, at narinig din tayo at napapanood nung mga nasa public market dati na nasunog at naroon po sa Kapitan Pepe. Ano po? Mr. Chairman. Thank you po. Hello. Salamat po, POJ. Matapos po nating ma-acknowledge lahat po ng ating mga kasama ngayon dito ay formal na po natin binubuksan ang ating pangalawang ginagawang hayag ang pagdinig ukol po dito sa ating pinag-uusapan. Binabalik ko po sa ating tagapangulo ang mikropono para po sa kanyang pagbubukas ng statement. So, siguro po ang dahilan na kung bakit marami kokonti ang nag-a-attend ngayon, dahil baka nanonood na lang sila o naliwanagan na sila roon sa kahapon. At hindi ko po alam kung paano po yung mga tanungan pa. At magpe-present pa bang muli yung executive department para sa pagliwanag nitong mga bagay na ito. Siguro po dapat na ulitin muli at sabihin nila, at mahirap naman po na magtagal tayo katulad kahapon dahil yung ibang mga tigapalengke nagsasara pa sila. Kailangan po na magkaroon tayo ng maayos na pagpe-present. Ano, Mr. Chairman? Siguro po, kagaya po ng kahapon, ginawa natin ay hinihiling po natin na muli po mag-present yung ating executive, mag-isa-isa po muli. Siguro po, mas concise lamang kaysa kahapon para po direct to the point po yung mga punto na dapat malaman po ng ating mga stakeholder dito ngayon. At gayon din po doon sa mga nakikinig sa ating sa labas. Meron ba si Engineer Pangilinan ulit? Mr. Chairman, pwede po bang sila mag-uumpisa?
Si Ma'am Princess po ang nagsimula kahapon, siya po ang tumawag doon sa lahat ng mga kailangan magpaliwanag po ng mga department natin. Oh, salamat po. Sa ating pong kagalang-galang na presiding officer, Julio Cesar Vergara, sa ating pong mga konsehal na nandirito, sa mga kawani po ng LGU Kabanatuan, at syempre po sa mga minamahal po naming mga negosyante at industrialista na kasama po namin ngayong hapon. Maraming salamat po sa araw na ibinigay ninyo sa amin upang mapakinggan po ang kahilingan ng Executive Department po sa pangunguna ni Mayor Mica Vergara. Pagdating po sa ordinansa ng Schedule of Goodwill Rates for Specific Stalls and Spaces in the New City Supermarket and Adopting Guidelines on the Award of Market Stalls. So ngayong hapon po ay maririnig ninyo, una pong mag-uulat ay yung atin pong mga engineer from the City Engineer's Office and City Planning Development Office para po ipakita sa inyo ang magiging anyo ng ating pong moderno, maayos at ligtas na palengke. Matapos po noon ay i-discuss po ng aming City Treasurer's Officer, Ms. Maritza Licup, yun ating pong goodwill rates at saka paano po tayo nag-come up doon sa mga nasabing goodwill rates po na yon. Matapos po noon ay i-discuss po ng ating City Legal Office through our lawyers present here, yung pong guidelines paano po kayo makakakuha o maa-awardan at ano po ang mga requirements para makakuha po ng pwesto sa ating pong palengke. Ang mga katanungan po ay very much welcome. Meron, pwede pong mamaya magtaas ng kamay kung meron pong katanungan. Meron din po kaming secretariat na Ka-secretariat, please stand up to be acknowledged. Meron po tayong mga secretariat na nandyan. Nagbibigay po sila ng mga piraso ng papel para po sa inyong mga katanungan. Mangyari pong pakilagay lamang po ang inyong buong pangalan at inyong tanong para po mamaya po ay masagot po namin. Maraming salamat po. At para simulan na po ang pagre-report, siguro po, Engineer Elmer Mateo, ang ating pong City Planning Development Coordinator. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na presiding officer, Julio Cesar Vergara. Sa miyembro po ng Sanggunian, sa mga kapwa kapukawan at sa mga bisita po natin, magandang hapon po. Ang ipipresenta ko po ay ang anyo ng ating dalawang market. Ako po si Engineer Mateo, ako po ang hepe ng City Planning and Development Office. Kami po yung naatasan na mag-design ng dalawang market. After po nung masunog nung supermarket nung April 1, 2020, ang opisina po namin ay nagsimula na po na magsagawa ng pag-aaral. Kinonsider po namin hindi lamang yung architectural, pati po yung structural and then yung electrical, mechanical, at sanitary and fire protection system ng nasabing mga palengke. Dito po sa pagdi-design namin, especially po dun sa structural, ay pinag-aralan po namin yung, syempre, yung location kasi tinitingnan din po namin yung klase ng lupa na kung saan tatayo yung mga palengke. Tinatawag po ito na geotechnical analysis na kung saan yung anyo po ng lupa ng pagtatayuan ay amin pong pinasuri para makikita namin yung soil bearing capacity po ng lugar. And then, sinalang-alang din po namin yung layo nito sa ating tinatawag na earthquake fault zone. So, dito po, dinesign namin itong struktura na to para ma-resist yung magnitude 7 or 8 ng magnitude 8 na earthquake. So kung mapapansin nyo po, yung steel structure po natin dito is talagang malalaki po. And then sinaalang-alang din po yung sa bagyo,
kaya po nitong mag-withstand ng 280 kilometers per hour na bagyo. So, yun po yung sa design namin. And then sa architectural naman po, yung mga sizes po ng stalls, nag-ikot po yung mga arkitekto natin sa iba't ibang lokasyon. And then pinag-aralan po yung sizes ng mga daanan ng tao, yung flow ng tao. Yun po. Para po dito sa supermarket, ito po ay itatayo sa humigit kumulang na 11,678 square meters na lupa or yung lot area po niya. 11,678 square meters. Mahigit kumulang isang hektarya. So yung pag-aari ng lungsod ng Kabantuan ay 11,768 na metro kwadrado? 11,678 square meters. 11,679 square meters. Pwede mo ba tanong ko ano yung right of way ng Burgos, ng Melencio, ng San Santo, tsaka ng Paco Roman? Opo. Bali, nung una po, existing na palengke natin nung bago masunog, yung right of way po niyan, hindi po kasi pantay-pantay eh. Ang pinakamalaking right of way po niyan ay andun sa Paco Roman, and then mas maliit po yung San Sianco, Melencio. And then yung Paco Roman and Burgos, yun po yung malaking right of way. Pero sa disenyo po natin ngayon, ilan po ang metro? Ilang metro? Sa ngayon po, sa 12 meters po ang pinare-parehas na po natin ngayon yung right of way niya para wala pong maging congestion na traffic. Inayos na po yung flow ng traffic pag labas or pag-park ng vehicle dun sa basement ng palengke, yung pagpasok po niya at paglabas ay sinaalang-alang po dun sa flow, sa pagdidesign natin. So, pero ano yung right of way talaga ng siyudad? Siyudad. 15 meters po. 15 metro. Ibig sabihin, illegal yung Jollibee ron? Hindi po. Dito po sa palengke tayo may... Hindi, ang tinatang ko yung right of way nung karsada. Hindi sir. hindi po illegal. Andun po sila sa... Ang naging nakasagad po kasi sila sa property line. Doon po kasi sa palengke nung araw, yung zoning natin, pinapayagan po na may yung daan ng tao, sidewalk po. Arcade, may arcade po doon. So yung pinaka daan ng tao, nakasagad na po yun sa property line nung so may Jollibee na yun, so may... Hindi, kasi yung kapakanan ng taong bayan ang pinag-uusapan. Eh, kasi dapat yung palengke, yung, hindi lang yung palengke, kundi yung nakapaligid doon sa palengke, eh, nakasunod. Pwede ba makita sa Google Earth? Kasi, ang tanong dyan, ang tanong sa city planning, sa city engineering, sa office of the city building official, illegal ba yung istruktura ng dating China Bank, yung kay Dr. Benedicto Hoson Sr., yung gawin ng... Baliwag yun. Yes, baliwag dati, nung bata ako. Yun eh, pag-aari yun yung matandang tigakabalatoan na hindi na nagpupuntahan dito. Ang tanda akong may-ari nun eh, naging Secretary of Energy pa. Si, nung panahon ni Pangulong Marcos. Ay, Pangulong Ramos. Okay.
Kamukha nung yung Celcor property doon. Kumain ba sila sa karapatan ng tao? Hindi naman po. Kasi po, yung mga istruktura po na nabanggit na yon is matagal na pong nagawa. At base po yun sa old na National Building Code at yung zoning ordinance natin noong araw pa, na kung saan pinapayagan po na magkaroon ng arcade o yung daanan ng tao dun sa may paligid ng supermarket. Yung daanan ng tao, eh yung Jollibee Road, wala nang daanan ng tao ah. Dapat siguro sirayin mo na yung Jollibee Road. Tatamaan lahat ng paikot na yun. Matutuwa si Macdo. Hindi, nagtatanong lang ho ako dahil kasi karapatan ng taong bayan magtanong may nagtatanong rin po sa akin kung nung araw kasi, de, kita mo yung pag-aari nung, hindi ko na ibahin. Nung araw, merong Parmasya Vergara doon. Meron ding San Laang Vergara. Sa amain ko yun, kay Dr. Feliciano Vergara. Ngayon, doon sila rumerenta sa Celcor. Ngayon, merong karsada yon para sa tao, sidewalk. Yes po. Ngayon, ang masamang gawain nung aking amain, no, hindi ko nasasabihin yung iba, nung aking amain na, pinarerentahan pa niya yung sidewalk niya para kumita siya. Sino kawawa? Yung taong bayan ng Kabanatuan. Kasi nandun sa sidewalk na eh. Eh, ba't pumapayag kayo? Oh, de, kaibigan ko rin si Parmasa Caridad na ang alam ng taong bayan ngayon si RFG. Oh, ba't sila nagpaparenta doon sa sidewalk. Kumikita pa sila. Ba't kayo pumapayag? Sir, pwede ko po bang invite si Ronnie? Siya po kasi yung in charge doon sa mga ambulant vendors. Sa hindi, kasi kayo ang regulating body. Ba't si Ronnie ngayon? Siya po kasi yung sa mga vendors ang nakaka nagre-regulate po ng mga vendors. Kita niyo, hindi kayo gayak sa aking mga tanong. Ang sinasabi ko lang, maganda yung market. Nakikita natin, maganda yung market. O ngayon, kailan titinoy yung Celcor? Yung pag-aari ng SMI doon? Kailan titinoy yung pag-aari ng simbahan doon? Kailan titinoy yung pag-aari ni Padre Crisostomo ron? Bakit pinabayaan yung magtayo ng building doon eh kay Padre Crisostomo yun na? Asan ba yung para makita ng lahat? Hindi naman. Hanggang ngayon, usapin pa yung lupa ni Padre Crisostomo. Baka hindi naintindihan ng kapwa natin tigakabanatuan na yung kinalalagyan nung kaibigan ko rin na dating dentista, dating naging vice mayor ng lungsod ng Kabanatuan, Dr. Ortiz, ay yung kalang klinika ron, pag-aari yun ng Crisostomo Estate. Yung iba naman, pag-aari ng PNR.
ng Philippine National Railway. So, pinaganda niyo yung palengke, marami yung tao rin, tsak. Eh, pero paano ang gagawin niyo? Yung mga, sino ba yung nag, doon, mahilig ka naman mag, ang tawag doon? Tama yung Secretary of Energy ni Ramos, Delphine Lazaro, ang tanda akong pangalan. Yun ang may-ari nung Lapus Compound. Yun ang dating baliwag. Yayaman kasi yung pinagaganda nyo, sinasabi nyo maganda. Tsak, isang malmalang tao riyan, ang dami, lalakarin lang yan ang mega, yung nagpunta sa mega center, lalakarin yan, pupunta ron. Yung mga utang sa mga pawn shop dyan, ay, magpupuntahan ron. Yung bangko, magpupuntahan doon. Kita mo, yung Metro Bank na dati Manila Bank doon sa may San Gianco Street, eh wala naman parang dahan yun eh, ba't nyo hinahayaan doon? Kasi yung lumang National Building Code superseded na nung bagong Building Code, tama ba? Sa batas, Attorney Chini, Attorney, asambay mga abogado, Attorney Madrid, pwede ho bang malaman namin? Hindi ho ba, pag nagkaroon ng bagong batas, mayroong National Building Code na tinatawag, superseded nung bago, nung luma. Hello. Pag sinabi po dun sa bago that the new law repeals the old law, eh, superseded po siya. So, ibig sabihin, yung dating pwede, eh, hindi na po pwede. Yes, sir. Especially kung may conflict dun sa dalawang law. So, ang mag-a-apply, ang magpe-prevail, yung bago na. So, sabi mo kanina, matibay yung pagkakagawa ng palengke. Pagka bumagyo ng ilang kilometro per hora? 280 kilometers per hour, sir. 280 kilometers per hour. Ilan yung pinakamalakas na hangin na tumama sa Kabanatuan? Anong taon? Sasagutin ko para sa iyo, para hindi ka mahirapan. Taon 2013, tumama ang bagyong Santi, Oktubre, dito sa ating minamahal na lungsod. Noong panahon na yon, yon ang pinaka malakas na hangin, na bagyong hangin na tumama sa buong Pilipinas. Ngunit, subalit, datapwat, bagamat, alalaumbaga, ay dumating si Bagyong Yolanda. At dumating ang Bagyong si Yolanda sa Tacloban at sa Samar, sa Maribot
at saka sa yun yung sa San Marico Bridge, Maribot at Basay sa Amar, tinamaan silang pareho, yun na ang pinakamalakas na bagyong hangin na nararanasan ng ating bansa. Yung bang bagyong Santi, ilang kilometro per ora? Wag na yon, para hindi ka mahirapan. Yung bagyong Yolanda, ilang kilometro per ora? Hoy, mag-google kayo. Bilis mo. Internet. Kasi hindi mo maipaliwanag ng maayos sa taong bayan kung gaano katibay yung ginawa mo. Kaya ako, ma-imagine lang nila yan dahil napanood nila yung bagyong Yolanda sa buong TV. Ang bagyong Yolanda ay tumama. Ang pangalan niya, International Typhoon Name Haiyan, ay tumama ng landfall sa Pilipinas, sa Eastern Visayas Region, at may merong lakas ng hangin na 235 kilometro per ora. Kung kaya, at yung sinasabi mo na National Building Code ay binabago ng ating gobyerno, kaya ginawang 280 kilometros per ora dahil nga naranasan na na may tumamang bagyo na 235 kilometers per hour dito sa atin. At ang Region 3 ang pinakamadalas puntahan ng bagyo sa buong Pilipinas. Luma-average tayo na tayo ay mayroong 52 bagyong nararanasan. Ito'y bagyong hangin o bagyong ulan. So, ibig mo sabihin, Engineer Elmer at Engineer Uro, yung dinisenyo nyo, pwede kami doon at hindi babagsak yun. Opo. Kaya po niyang i-resist yung ganong klase na parang sa Yolanda, yung 230 kilometers per hour. So yun nga, ayon nga ron sa research ko, dahil ako yung mapagbasa, ang Pilipinas ay parati tayong may bagyo. Ngunit, ito tinuturin na ito ni Edwin, ito yung Google lang, ako nagbabasa kasi ito. Ngunit, doon itong Pilipinas ay naroon tayo sa tinatawag na sa Pacific Rim of Fire. O tayo ay takot parate sa lindol dahil tayo nililindol parate. Parati rin tayong binabagyo at ang pinaka nakakasalanta sa atin ay parehong bagay. Bagyong hangin, bagyong ulan. Parehong masama sa agrikultura, parehong masama sa maliliit na bahay sa ating lungsod, parehong masama para sa maliliit na magsasaka na pinangangalagaan natin dahil oras bumagyo, ang agrikultura ay bagsak na. Mangungutang na kay Villarica Ponciap.
Hindi, no offense kay Villarica. Ano, mangungutang na rin ito mga tigapalengking ito sa iba't ibang mga lugar. Mangungutang nung araw pupunta sa Liwag Building. Nung araw, hindi nila ako binoboto kasi nangungutang sila kay Liwag. Yun. Natatandaan pa ba ng mga tigapalengke yun? Eh, si Pani Pasada, matatandaan yun dahil nagtatrabaho yung misis niya kay sa Rural Bank ng mga Liwag. Tama po ba ako, kusyal? Hindi ako binoboto nyo. Ayos lang yun. Hindi ko sinasama ng loob yun. Pero ang sinasabi ko lang, yun ay kailangan ng palengke. May mayaman dyan, may mahirap dyan, at may nagpapanggap na mahirap, pero mayaman naman. Ganun yun. So, tiniyak pala ng lungsod ng Kabanatuan na ito ay kahit tamaan ng 280 kilometros na bagyo ay matibay at hindi babagsak. Opo. Tiniyak ng lungsod ng Kabanatuan na hindi ito maguguho na katulad ng Liwag Building noong 1990 na magkaroon ng earthquake rito. Yes po. Paano ang inisip ng lungsod ng Kabanatuan kung magkaroon na naman ng pagsabog ng bulkan? Kaya po yung loading po natin doon sa bubong ay kaya pong i-resist yung bigat ng abo. Kasi nagkakaroon ng abo pagka may bulkang sumabog. At ito ang pinakamalapit na ano yung sumabog na bulkan? Pinatubo, sir. Pinatubo. Kaya nagkaroon ng lahar ang Pampanga at saka napakaraming abo na dumating dito sa lungsod ng Kabanatuan at bumigat yung mga yero ng naturang mga bahay sa ating lungsod. So, yung bang yero nyo ay matibay, yung bang inyong struktura ay matibay, mabigat ang abo. Akala nung iba ay magaan yung abo na galing sa volcano. Hindi. Ibang klaseng abo yun. So, ang tanong, matibay ba? Matibay, sir. Actually, sir, yung dalawang layer pa ng steel, yung yero natin. Dalawang layer. Meron sandwich panel, sir, siya. Meron siyang insulator sa loob. Kinakabahan ako kasi kung magsalda ka, matibay po. Kailangan sa nagsasalta, may conviction. Matibay ba? Matibay, sir. Inihinyero ko pa naman. Kami... Engineer Roro, tulungan mo nga. Matibay ba? Yes, sir. Ayan, lalakasan nyo. Good afternoon po sa atin lahat. Hindi ba pagka namatay ka na, sisisihin kayo at matatandaan ng tigakabanatuan na si Engineer Lauro Pangilinan at saka si Engineer Elmer Mateo ang nagdisenyo niyan? Hindi po kami sa ganun makikilala o matatandaan ng tao, kundi dun sa ginawang disenyo ng palengke. Yan. Yan ang sasagot. So, ibig sabihin, so, kahit na yung mga batang iyon ng Wesleyan na nakikinig, matatandaan nila si Lauro Pangilinan at saka si Engineer Elmer Mateo. Patay na kami noon ng mga anak eh. Kunyari, 30 taon po buhat ngayon. Buhay pa kayo noon eh. Pag buhay pa kayo noon,
At saka nahulog yung putang ng palengking yan. Magalit kayo rito sa dalawang to, ha? Hindi sa Bergara. Itong dalawang to ang nagdisenyo nun. Dahil sabi nila, naaayon sa National Building Code at Structural Code ng Pilipinas na ito ay kaya ang 280 kilometro per ora na hangin at ito ay kaya ang 7 hanggang 8 na intensity ng earthquake. Tama po ba ako? Tama, sir. Eh, di yun pala eh. Mr. Chairman, I have no more questions. Balikan natin yung... Tanong ko lang po sa ating dalawang eksperto dito. Tungkol lang po doon sa halaga ng pagkakagawa ng ating palengke, ang nais po naming malaman at nais ting malaman ng mga stakeholders na nandito at yung mga nanonood po natin sa labas. Pwede po bang ipaliwanag po natin ang detalye? Okay po. Kahapon po ay nabanggit din namin ito. Kung may mga comparison po kasi tayo eh. Sa DPWH po, ang per square meter nila doon, nagre-range po ito ng 65,000 peso per square meter hanggang 68,000 per square meter. Sa DISUD po, kasi meron po tayong DISUD. Engineer, yung iba at karaniwang tao na nakikinig dito at nanonood sa Facebook, sa YouTube, ay hindi naintindihan kung ano yung DISUD. Department of Human Settlement, sir, and Urban Development. Sa DISUD po, nagre-range naman ito ng 60 to 65,000 per square meter. And then, sa private is 55 to 60,000 per square meter. Samantalang yung ating pong ipinagagawa ngayon, ang city supermarket po natin ay nagkakahalaga ng 46,000 something per square meter at ang Sangitan Market naman po ay nasa 37,000 something per square meter. Yun lamang po ang halaga nung sa atin. Engineer, dagdag katanong lang po. Doon po ba sa parameters na yon sa area per square meter, kasama po ba sa design dito yung elevator, escalator, fire alarm system, sprinkler system, lahat po ba'y kasama po ba ito? Nakasama ba? Naka-include po dun sa program natin. Salamat po. Baka po meron pang gusto idagdag si Engineer Ermer sa paliwanag po sa disenyo ng ating palengke. So yung sa palengke po, aside po dun, sa mga fire protection system, mechanical, meron din po tayong dalawang pre-lip o yung elevator na kung saan pwedeng maglulan ng 2,000 kilogram na load. Maximum capacity po yun. Dalawang passenger elevator na 1,600 kilogram. Meron din po tayong escalator, dalawang escalator, isang pababa at isang pataas. And then meron din pong mga ramp para dun sa PWD. Meron tayong mga septic tank na regularly pong kukuhanin to para dalhin dun sa gagawin nating sewerage treatment plant. So, yun po yung mga additional na mga amenities po nung palengke.
Kung may elevator kayo, ang nakita ko kung maganda katawan dito, mataas na lalaki, ay si Consul Shipping. Pwede mo bang tumayo si Consul Medel Shipping? Consul Medel, maganda yung katawan mo, pero mabulto, ilang kilo po kayo? 101 kilo po ako ngayon. Ilan? 101 po. 101 kilogram. Maganda po yung inyong katawan. So, sinasabi ni Engineer Ermer ay kung bihira sa Pilipino yung inyong laki, ikukumpara ko po kay Kusyal, kay Architect Kusyal P.B. Garcia. Ilan pong kilo kayo? Sa ngayon po, 63 kilos lang ako eh. So siguro, ang average na Pilipino ay nasa 70 kilos. So kung 1,600 kilo yung elevator nyo, ilang tao ang lula nun? $1,600 kilos. Eh, kung mag-average ang yung maliit na Pilipino, hindi katulad mong malaki, mabulto. Kung yung weight po ang pagbabasihan natin, yung 1,600 divided by 70, 22.85. 20 hanggang 23 kasya. Apo, apo. Maximum ngayon, yung tinatawag niyong service elevator, 2,000 kilo ka mo yun. Opo. Ilang baboy yun? 60. Kung ipapanik, manggagaling sa ibaba. Ilan? Kaya sa, may magbababoy po ba rito? 60. Meron po ba sa meat section dito? Ilang baboy po? Ang baboy po ilang kilo? Pag kinatay nyo, yung mga average na baboy. Ilan po? Average na kinakatay. May ibalik pa. Ang average na baboy pong kinatay, magkano, ilang kilo? Ano, 80 to 100 average. 80? 100 kilos. 80 to 100. So, ang kasya ho ron, pagka 2,000 kilo, tsaka puro baboy lang na ipapanik nyo, buhat sa basement hanggang dun sa inyong tindahan, ay kaya po ang 25 baboy. Mga 10 kilos yun, 10 baboy sa 1,000 kilo. Pinaiisip ko lang naman po sa inyo na kung kakatayin yung baboy tapos dadalhin nyo ron na hindi putol-putol at puputulin nyo ron, eh kasya po ang 80 kilos bawat 25 isa. Baboy. Oh. Yan po ang ibig sabihin. Hindi. So, moderno yung sabi mo yung palengke. Pagka nagkasunog, mayroon bang sprinklers yan? Katulad dito, matanda itong session hall na to, wala akong makita ng sprinkler. Kita mo mga anak, mga tigabeste yan, walang sprinkler oh. Meron po sir. So ayan po sa video natin yung kulay red na mga pipe. So yun po yung magdadala ng tubig para sprinkler nila. Sprinkler. So magkaroon pa man ng bagong mayor o ayawan na ng kabanatuan ng Vergara, eh siguradong yung mga mamamalengke rin ay safe. Yes po, safe po yan. Baka mamaya ay pag nagkasunog dyan, hindi umandar yung sprinkler system na yan. Automatic po sir yan, automatic. Automatic? Yes po.
Ano ibig sabihin automatic? Pag naka-detect po ng smoke or yung usok, automatic na lalabas yung tubig dun sa lugar. Hindi po lahat. Kanya-kanyang lugar po yan kung saan lang po may usok. Pero syempre po, sa kitchen nung restaurant, syempre hindi natin lalagyan dun. Meron pong nakalagay nakalaan na fire extinguisher naman dun. Pagkaroon sa mga kitchen, may fire extinguisher bukod doon sa... No. Okay. No more question. Engineer, may tanong lang po isa pa. Parang napansin ko po, nakaabang lahat yung parang sa utilities doon sa mga lababo. Yung po ba kasama lahat doon sa midsection, sa titinda ng mga manok? Kasama po ba yung bawat isang unit? Yung mga, sandali lang po, pakita natin doon sa 3D. Sa wet. Para sa mga bata na tigakabanatuan, inaano ko lang puro sa mga tigapwestean kasi mas tinitingnan ko po yung mga susunod na henerasyon. Kasi yung pinakikita nila ay makabago ng sistema. Mga anak, naka-software. Yung mga nakikita mong tubo-tubo na yon, nakikita na kagad nung inihinyero ninyo, nung bibili ng stall, nung kukuha ng stall, na sila ay safe dyan. Tapos, meron sasabihin silang intake, tsaka intake ng air, at tsaka yung pagpasok ng hangin, may konsiderasyon ng lahat yun. Ngayon kasi mga anak, yung alam naman nyo na computer na kayo ngayon at software na. So, lahat na yan, kinonsideran nila. Dahil yan ay makabagong sistema. Na ipapakita nila na parang naglilibot ka doon sa loob na. Pwede lang pakita yung architectural rendition at saka pwede lang pakita yung structural rendition at pwede lang pakita na kung bumabagyo at gano'ng kalakas yung tama ng hangin at ng tubig, makikita nyo. At kung lumilindol, pwede nilang palindulin para maintindihan nyo. Yun ang modern engineering. Kung may mag-engineering sa inyo. Ano? Walkthrough po ang tawag doon. At? Kujel PB. Opo. Ang tawag po doon sa architectural, pag pinakikita yung loob, walkthrough po yun para nakikita lahat yung mga component ng architectural design para po ma-visualize. Mabuti. Tungkol naman po rin sa outflow at saka sa inflow nung fresh air at saka yung hindi nakaaya-ayang amoy, may design pong naka-incorporate dito sa ating palengke, nakita ko po. Kaya halimbawa po, dun sa lugar nung magbababoy, yung may mga malalansa, hihigupin po palabas yung amoy nun. Papalitan naman po ng sariwang hangin galing sa labas. Modern po yung design na nakita ko doon sa design po ng ating engineering at CPDO. Tinutulungan ko lang po sila magpaliwanag. Hindi po ako rito speak kasi wala po sila rito. Hindi, kasi kailangan nilang maipaliwanag nila sa Tagalog o sa English nang maiintindihan ng karaniwang mamamayan ng lungsod ng kamalutuan. Meron pang mayamang mamamayan na hindi naman sila sanay doon sa mga meeting, sa mga words
yung mga kataga na kanilang binabanggit. Kaya kailangan as simple as possible. Sir Lerbe, tanong ko lang po uli yung tanong ko kanina. Pakisagot po. Yung po bang mga sink, kitchen sink ay ready available po doon sa ating yes po. Yes po. Occupant kung sakali? Yes po. Lahat po nung nakikita na dyan, especially doon sa wet section, meron pong mga grease trap. Yung magsaka na tubig yung may mga grease trap po grease ba yan? Trap. Opo, kompleto po yan. Opo. Yung pinaka lababo niya, meron din siya rin. Opo. So, sasalpak na lang po talaga yung mga occupant. Yes po. Sige po, salamat. May katanong pa po ba yung mga kasamahan natin dito ukol po rin sa disenyo ng ating palengke? Ay, comment mo. Yung self-pewi, mayroon po kayong sinasabi. Sa paintulot po. Sa paintulot po ng ating chairman at hindi po kasi kami member ng committee, naipaliwanag nyo naman po ng maganda at maayos at maganda naman yung design ng dalawang inhinyero ng kabanatuan. Palagay ko po eh, naintindihan din po ng ating mga bisita yung kanilang presentasyon. Doon po kaya rin sa, Mr. Chairman, doon po kaya sa mga nanonood at public hearing to, baka may gusto ito lang itanong tungkol doon sa disenyo, struktura ng palengke. Yung mga bisita po natin. Opo. Kung meron po kayong nais pong itanong doon sa ating dalawang inyero rito, ayan, na sa bisita natin, ayan, pwede po kayong magtanong para po magbigay ng linaw silang dalawa. Pangalan, tanong. Opo, si Jerome. May tanong lang po ko regarding po sa mga fire alarm system ng palengke. Maliban po sa... Ang pangalan po ninyo ay... Ako po ay si Jerome Kagingin po. Anong barangay po? Sa Balikas po, Camellia, Nueva Ecija. Opo. Ang tanong ko lang po regarding po sa fire alarm system ng palengke. Maliban po sa smoke detector, ano pa ho bang fire alarm devices sa mga naka-install sa palengke tulad po ng mga manual call point o kaya heat detector o kaya mimic panel? Ano pa ho ang mga fire alarm devices na naka-install po sa palengke? Ang tanong niya ay purely kaya naman yung sagutin yan ay kaya nga may disenyo ayun so, sayo niya sir bukod dun sa fire alarm system meron niya tayong sprinkler system na kung saan yun yung mag primary na papatay sa sunog kung sakaling magkaroon but aside from that, meron din tayong mga manual na fire extinguisher at then may mga standby hose din po kung sakaling kailangan talagang gamitin yung hose. Including yung ano natin, emergency light? Limit to technical. Ano? Kung technical kayo, ang gusto nyo yung tanong, pwede po kayo magtanong pero ang sinasabi lang po sa inyo, iayos po niyo yung tanong niyo para maintindihan ng karaniwang tao. Kung kanina po ay pinagsasabihan ko na sila, kami po ay pinagsasabihan din po namin kayo para ho maliwanag tayo. Hindi ho pagalingan to ng disenyo eh. Ito po ay sinasabi lang na dinisenyo nila sa maayos. Ngayon kung magtatagal po kayo, pwede nilang pakita yung disenyo sa inyo. Yun po yun. Pwede pa ko kayong magsalta. Okay na po. Mayroon pa po bang ibig magtanong?
Kasi po, pag natapos po silang dalawa, tutungo na po tayo ron sa panibagong resource speaker po natin, panibagong topic. Meron pa po ba? Kasi may escalator pa yan, may travelator pa yan, meron pang... It's a complex design eh. So kung gusto po nyo, sila po ang ninyo, doon kayo magpakitahan at dalhin nyo yung software nyo, banggaan. Pwede yun. Okay, kung wala na po. Siguro po, dumako na po tayo sa susunod na speaker natin para po makausad po tayo sa ating ginagawang public hearing. Ma'am, sino po yung susunod natin sa... Si Ma'am Chana po. I-advisor lang po na concise at mabilis lang. Magandang hapon po sa atin pong kagalang-galang Presiding Officer Julio Cesar V. Vergara at sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na konsehal, mga kasama po sa trabaho dito sa City Hall at sa lahat po ng ating mga panauhin. So yun pong naka-atas po sa akin na topic ay tungkol po sa presentation po ng ating goodwill, ano. So yun nga po, nabanggit po kanina at na i-highlight po natin kung gaano po kaganda at kamoderno yun pong ating dalawang supermarket. So ito po ay handa sa mga kalamidad katulad ng lindol, bagyo, kung sakali po sa sunog. So kaya po masasabi natin talaga pong itong ating supermarket po talaga ay marami po talagang may kagustuhan po na makakuha po dito ng ating pwesto. So ngayon po, doon po sa ating presentation po para po sa goodwill, pwede ko po bang i-request na maipakita na po yung goodwill presentation. So ito po, magsisimula po tayo sa supermarket. Katulad nga po nung nasabi ko doon sa nakaraan po kahapon na ating public hearing. So ito pong goodwill ay ano po ba ang ibig itong sabihin? So bakit po ba kailangan po nating bayaran yung goodwill para sa supermarket, ano? So by definition po, ito pong goodwill ay favor or advantage that a business acquired especially through its brands and its good reputation, ano? So yun nga po, yun pong ating palengke ay pag-aari po ng ating lokal na pamahalaan. So ito po ay may magandang reputasyon at magandang pangalan. So bukod po doon, ito po ay nag-operate na ng mahigit po sa 50 taon. So meron na po itong patronage. So ibig pong sabihin noon ay meron na pong mga talagang mga mamimili na tumatangkilik po sa ating dalawang supermarket at napakaganda po ng lokasyon, specifically po yung ating supermarket na nasa gitna po ng ating syudad. At ang pinakamaganda po sa lahat is ito po ay 30 years long-term lease. Ibig pong sabihin kung sino man po yung makakakuha ng pwesto dito ay mapakikinabangan po at magagamit po natin ang ating palengke sa loob ng 30 taon. So yun po, yun pong pinaka-highlight, ano, kung bakit po tayo ay interesado sa ating goodwill. So sa ating pong supermarket, ito po ay may iba't ibang section. So dalawang palapag po ito, meron po tayong ground floor and second floor. So unahin po natin yung tinatawag natin na dry section. So ito pong dry section ay may iba't ibang classification. So una po yung class A, prime and corner space. Ibig po sabihin, ito po yung pinakamaganda, ano, nasa unahang lugar at ito po ay nasa corner. Yun pong class B ay secondary space at yun pong class C ay ito po yung inner space. So dito po sa table natin, makikita natin na yung class A ay meron pong 40 stalls available na meron pong area na 9 square meters.
So ang goodwill amount po nito per space ay 1,968,750. Para po sa Class B or secondary space, meron po tayong available na 46 stalls, 9 square meters, with a goodwill amount of 1,575,000. Yun pong ating Class C or inner space, ay meron po siyang 90 stalls available, the same po yung area, 9 square meters, with a goodwill amount of 1,181,250. And then, we also have another Class C na 17.11 square meters po ang kanyang area, mas malaki po. Kaya meron po siyang goodwill amount na 2,245,687. So, dito din po sa ground floor, meron po tayo nakabukod na section na fruits and vegetable. Para po sa Class A, we have 46 stalls available, 5.76 ang kanyang area, 1,260,000 po ang kanyang goodwill. And para po sa Class B or secondary space, 72 stalls available, 5.76 square meters ang area, 1,008,000 po ang kanyang goodwill. Pumunta po naman tayo ngayon sa wet section. Meron po tayo sa wet section na Class B. 76 stalls available with 5.28 square meters na area, 924,000 po ang kanyang goodwill amount. And para po sa Class C, 104 stalls available, 5.28 ang kanyang area, with a goodwill amount of 693,000. Sa second floor po ng ating supermarket, para po sa Class A, dry section. So dito po sa second floor, ano, wala na po tayo ditong wet section, puro dry section lamang po, Class A. 90 stalls available, 9 square meters, with a goodwill amount of 1,512,000. Class B, secondary space, 84 stalls available, same area, 9 square meters, with a goodwill amount of 1,260,000. Class C, 105 stalls available, 9 square meters area, 1,008,000 ang kanyang pong goodwill amount. And then we also have eateries. Pero ang kanyang pong classification ay Class A. So we have 20 stalls available, 9 square meters, 1,512,000 po ang kanyang goodwill amount. So para po sa ating public market, ground floor and second floor sa ating supermarket, 299 po ang total stalls available. Ngayon po, base po doon sa design na pinakita kanina, meron po tayong tinatawag na mga commercial area. Ito po yung nandun sa paligid na malaki po yung mga area na pwede po para sa mga bangko, sa mga fast food, at sa iba pa pong mga kagayang establishments or mga boutiques. So malaki po yung kanilang area and air condition po yung mga stalls na to. So sa ground floor po, meron po tayong tinatawag na retail one. So lahat po itong commercial area na to ay Class A. Prime space po sila lahat, ano. So yung pong retail one, 10 slots available, 67.6 square meters po ang area. Ang kanya pong total goodwill amount ay 44,007,600. And then retail 2, 6 slots available, 64.35 square meters ang area, with a goodwill amount of 41,891,850. Retail 3, 2 slots available, 56.55 square meters area, with a goodwill amount of 36,814,050 pesos. Retail 4, 2 slots available, ang kanya pong area ay 83 square meters, with a goodwill amount of 54,033,000. Retail 5,
11 slots available, 28.6 square meters, with a goodwill amount of 18,618,600. Retail 6, 2 slots available, with an area of 17.6, with a goodwill amount of 11,457,600. So ang total slots po or spaces natin for commercial area sa ground floor ay 33 stalls. Sa second floor po, the same po yung area, no? We have 68 spaces available na ang kanya pong area ay 31 square meters. So since it's second floor po ito, mas mura po yung ating goodwill amount, 6,807,600 per stall. So ayan po yung goodwill rates presentation po natin para sa supermarket. So ngayon po, meron po akong additional presentation para po dun sa next sheet. Ayan po, ano. So baka po kasi marami pong nagtatanong kung paano po natin na-compute po yung atin pong goodwill, ano. So dito po, nagbigay po kami ng sample. So ang isinample po natin ay ang Class A prime and corner space with a total goodwill amount per stall of 1,968,750. So ito po ay merong number of stalls available na 40 at ang kanya pong area ay 9 square meters. So dito po sa presentation natin, ang una pong consideration dito, ano, magkano po ba? Ang i-consider po namin dito is una, syempre po, yun nga po, magkano muna yung renta sa paligid ng ating supermarket, ano? Magkano yung prevailing market rental per square meter dun po sa paligid ng ating supermarket sa ngayon? So base po dun sa naging research po ng aming opisina, is naglalaro po sa 2,000 to 3,000 pesos po. Yun pong ating per square meters po na renta per month po dun sa ating supermarket, sa paligid ng ating supermarket, ano. So ngayon po, given na yung ating supermarket ay modern at na-discuss nga po kanina lahat ng facilities at kung gaano po kaganda yung ating supermarket, bukod po doon yung talagang location niya. So dito po, kahit po na lumalabas po na ganun kamahal sa paligid niya yung kating monthly rental per square meters, ay yun pong ating presentation ay ginamit po natin ay average na 1,472.22 pesos per square meter lamang po ang ginamit natin dito sa computation ng goodwill natin. Dahil nga po ang city government ay gustong magbigay ng konsiderasyon po, ano, sa ating mga kababayan na syempre po na posible po na magmay-ari ay na maging awardee doon sa ating mga stalls, doon sa ating ginagawang palengke sa ngayon. So lumalabas po na sa 1,472.22 per square meters ang ating pong monthly rental ay 13,250 pesos lamang, na mas mura po dun sa prevailing natin sa paligid ng palengke, ano. So ngayon po, ang ginawa po natin dito, kung magbabayad po tayo ng monthly rental na 13,250 pesos nang walang escalation or walang pagtaas sa loob ng 30 taon. So 13,250 multiplied by 12 months. So ang annual rental po na lumalabas natin ay 159,000. And kung gagamitin po natin siya ng formula po ng present value factor of 1 at 7%, ibig pong sabihin itong 7% na to is, ano po ba yung sa tingin din natin na conservative na interest rate for the next 30 years? So sa ngayon po kasi ang average ay 7%. So kung hahalagahan po natin yung pera or yung tinatawag po natin inflation, di po ba yung pera po natin is bumababa ang halaga eh, habang tumatagal yung panahon, di po ba?
So yun po yung ibig sabihin ng 7% na yun. Ginamit po natin yung factor na yun. So una po, ibaba po natin yung ating table. Magkano po ba dapat yung bayaran natin kung monthly tayong magbabayad for the next 30 years na walang pagtaas? So ang total po na dapat nating bayaran for a total of 30 years ay 4,770,000. So yan po yung halaga na dapat na nating bayaran ano dun sa ating isang pwesto na ito na 9 square meters. Pero dahil po dun sa ating guidelines ay mababayaran na natin ang buo yung goodwill bago pa po tayo mag-operate sa palengke. Kaya po, magkano ba yung halaga ng 4,770,000 na yan kung babayaran natin ngayon bago po tayo mag-operate? Ang ibig ko lang pong sabihin, currently, ano, bago tayo mag-operate, so, ang total amount lang po niyan, base po sa ating formula, ay 1,968,750. So, kaya po kung makikita ninyo, meron po siyang difference na 2,801,250. So, yan po yung formula kung paano pong na-compute yung ating goodwill. Yan po yung ating formula na ginamit. So, yun po. Ngayon po, for the sake of presentation din, meron po tayong another sheet. Yan po, ano. So, dito po, ano lang naman po ito eh, ano. Ipapakita ko lang sa inyo, paano po kung naisip ng city government na yung konsiderasyon sa renta ay tumataas ng 5% kada tatlong taon. Dahil yun po yung practice ng ano, pagpaparenta sa pribado eh, ano. So, magkano po ang aabutin ng dapat nating bayaran versus dun sa goodwill na ipinakita ko po sa inyo kanina. So, ibaba po natin yung total po dun sa, ayan, 30 years. So, kung meron po tayong pagtaas na 5% kada tatlong taon, ang dapat po pala nating bayaran ay 5,999,654.74. At ang dapat pong katumbas itong goodwill ay 2,291,077. So, hindi nga po ginawa ng syudad yon. Wala po tayong ginawang pagtaas. Kaya po, yung atin pong goodwill sa table natin ay 1,980,000 lamang. So, pinapakita ko lang po yung difference. Ano? Kasi po, base po dun sa record ng aming opisina, I mean, as opisina po ng City Business Licensing and Investment Promotion Office, ganyan po yung practice po sa privado. Ano? So, kaya po, ipinakita ko lamang po na ganyan po yung consideration na ibinigay po ng ating pamahalaang lokal para po dun sa ating napakagandang palengke. So, ngayon po, dumako naman po tayo dun po sa ating magsaysay market. You are given... So, dito po... Mrs. Zeman. Yes po. So, mahirap yung paulit-ulit. Kaya lang, we were reminding the executive department na maging concise at mabilis. Opo. Reminder lang kay Mrs. Lico na kahit magalit siya sa akin kasi unang-una may 800,000 follower yung asawa niya sa YouTube. Baka mamaya magalit sa akin. Kung kayo ho nagbibisikleta yung asawa ho ni Chalico sikat na vlogger sa YouTube. Si Biker Dudes po yun. Parang yung Kapinpin Brothers yan. Yun. So, baka magalit sa akin. Pero nagtatagal kasi. Kaya kailangan mabilis. Yes, sir. Apo. At concise. Kasi kung sasabihin mo sa amin, ang tingin ko kasi nalulugi yung lungsod ng Kabanatuan. Dahil lang pinipresent mo 30 years.
Apo sir. Noong pagbigyan kita ng example, yung palengke, sinabi nila kanina, doon nag-upisa yung mga ali ko sa palengke, mga Bergara. Noong maghirap kami, noong magmayroon lolo ko dito sa lungsod ng Abantuan, de naghirap kami, nagtayo kami ng tinatawag na Berabil doon sa matandang palengke. Okay? Yung matandang palengke na yon ay nabomba ng panahon ng pagdating ng Amerikano. Inayos muli. Tapos nasunog yan noong 1960s. Inayos muli yung palengke. Kaya sinasabi ko lang, pag tinanong mo noong 1967, yun lang ang matatandaan ng tao. Dahil yun yung palengke. Ronnie, magkano piso, magkano ang Singapore dollar noong 1967 against 1 Philippine peso? Ikaw naman, ang tingnan mo, magkano US dollar noong 1967? Kasi treasurer siya, dapat magaling siya sa mathematics. US dollar in 1967, na bago pa, bagong bago yung nasunog na palengke. Magkano ngayon yung Philippine peso, 1 peso to Singapore dollar. Kasi maraming Pilipinong nagtatrabaho sa Singapore ngayon. Maraming Pilipino nagtatrabaho sa Hong Kong ngayon. Magkano ngayon yung piso? Mas mahal ang piso noong 1967 kaysa sa Singapore dollar. Ngayon, baligtad. Ang isang Singapore dollar ngayon ay 42 pesos. Ayan, mga tigapaslayan, mag-research kayo. Google nyo. Noong 1967, magkano ang rate of exchange 1 Philippine peso to 1 US dollar at saka 1 Philippine peso against Singapore dollar or Hong Kong dollar. Kaya sinasabi ko, lugi. Kung di ako nagkakamali, ang US dollar, ang isang piso, ang isang US dollar noon ay 3 piso mahigit. Kung di ako nagkakamali. Ngayon, ang isang US dollar ay 56, 57, pinakamababa ngayon ay 55. Wala nang halagay pera ng Pilipino. Ngayon. Tapos, pamimigay nyo ng 30 taon. Tapos, walang interest, walang escalation. Paano ngayon kung ang gawin ay gawin nyo namin dito sa Ngunian? O 100,000 ang starting bid o pabid. De yung buong kabanatuan ay magbibid dahil madali lang pangutang yung 50,000, 100,000, marami magagalit. Dahil hindi naman porke sila ay may 50,000, sila na mananalo eh. Dahil kung sino mas mataas yung goodwill na ino-offer,
yun ang mananalo. Tama po, sir. Mike, tinatanong ko po kayo, mga executive. Noong 1967 po ang US dollar versus Singapore po ay 3.0612. Sa Philippine peso po ay 3.9. One US dollar, sir, equivalent sa peso is 3.9. Sa Singapore po ay 3.06. Eh, yung 1 peso, magkano sa Singapore dollar? Ang sinasabi mo, interest. Yes po, sir. Ang sinasabi ko, wala nang halaga yung piso natin. 30 taong buwat ngayon. Parang pinagbigyan mo yung isang sektor ng kabanatuan lang. So, nabanggit nyo nga po, sir, yun kahapon. So, since nga po, nasa public hearing po tayo, so, yun pong inyong observation po na yun at naging observation din po ng karamihan na talagang mababa nga po yung ating naging computation po para sa goodwill. So, ito po ay muli po namin pag-uusapan at pag-aaralan at idudulog po sa kinauukulan, sir. Kasi pera ng taong bayan yung ginamit para ipatay yung palengke. Ayaw natin sana yon dahil galing tayo sa COVID. Ang hirap na sunog yung palengke. Hindi naman tayo tinutulungan ng lalawigan. Hindi naman tayo tinutulungan ng nasyonal. Sana kung binigyan tayo ng pera ng nasyonal, tayo lang nagpakahirap para lang maaptayo yung palengke na yan. So, tama po, sir, yung sinabi ninyo. Kaya nga po dun sa atin pong guidelines na na-discuss na din po kahapon, yun pong ating terms of payment po talaga doon is 50% down kapag po sila ang napili para po dun sa as awardee. And 50% down din po kapag po bago nila i-occupy yung palengke dahil nga po sa pangangailangan ng syudad na maibalik po yung pera natin para po sa ating mga social services. Hindi kaya naintindihan ng mga tigapalengke na kung sasabihin mo 100,000 tayo mag-uumpisa ng bidding o goodwill, eh maraming may 50,000 tsaka 100,000. Yes, sir. So, marami po talaga na meron pong ganong halaga ng pera po sa ngayon po sa atin pong mga kababayan. So, talaga pong pagkakaguluhan po yung ating palengke kapag po talagang ang ating pong goodwill ay nagsimula po sa halagang 50,000 and 100,000 po. Pag po ganon kababa. Yun pong ating goodwill sa ngayon na katulad nga po na ipresent ako kanina, yung sample natin para dun sa isang 9 square meter na class A sa ground floor na dry section ay marami na po, hindi lang po isa ang ating interesado sa bawat pwesto sa ganun pong halaga. Ayon po sa datos po ng ating market secretariat. Hindi kaya naintindihan ng mga tigapalengke na sila ay ilang stall lang? Yun pong atin pong supermarket ay meron po tayong 880 stalls. At yun pong magsaysay market ay meron pong 653 stalls. 800 lang? 880, sir, yung supermarket. At 653 po yung magsaysay market. 1,000, ilan lahat? Nasa 1,533.
Lahat-lahat. Ibig sabihin, 1,533 pamilya lang ang suswerteng Manalo Grand. Maximum po, tama po. 1,533 katao. Pero yung magkakadalawa, tatlo. Kaya po ito po yung maximum, opo, dahil po posible pa po na maging mas kaunti dahil po doon po sa ating guidelines ay pwede pong magmay-ari ng apat na stall ang isang tao. Apat na stall? Yun po yung nasa guidelines po natin, opo. Eh, alam mo, Engineer Mateo, nagkaroon tayo ng city, ang siyudad ng Kabantuan ay lumibot sa lahat ng household sa atin. Ilan bang household meron tayo? 84,044. 84,044 household. Ibig sabihin, 84,044 na pamilya. Ang makikinabang lang kung isa ang makukuha na stall at maximum ay apat. Kung isa, ay 1,533. Pagdaos reklamo ng reklamo, supermarket, supermahal. De pagka 84,000, ilang porsyento ng populasyon ng pamilya yung makakakuha at suswertihin? One point eighty two percent. Wala pang 2%. Wala pa. Nung 84,000 na tika Kabanatuan. So maliit na sektor lang yung palengke. Nariyan lang ang chismis. Ang sinasabi ko, kaming mga konsyal, kaming mga lingkod bayan, hindi kaming mga politiko, kaming mga lingkod bayan, ang pinanumpaan namin ay yung mapaglingkuran namin ay yung nakakarami. Yung interest nung nakakarami, hindi yung interest nung kokonte. Yun ang aming pinanumpaan. Mukhang kayong mga nasa executive department, yung interest lang ng kokonti ang gusto nyo. Dito sa pinipresento niyong 30 taon nilang hawakan, luma na yung... Come on, tignan. Naka-YouTube lang eh. Kamontik na. Cool. Cool. Hello, YouTube, Facebook, friends tayo. Ibig sabihin ko, konti lang pala yung gusto nyo. Kayo ba'y lingkod bayan o politiko? Yung politiko, pagka malapit na botohan, nagpapamigay ng bigas. Yung politiko, pag nag-uutuan, nagpupunta sa bawat barangay ngayon ng Kabanatuan at nagpapamigay. Yun ang politiko. Yung politiko, sisilihan yung palengke. Kasabihin, mahal, mahal, mahal. Hindi nila naintindihan na hawak nila ng, pala ng 30 taon. Mar Joseph, hindi nila na naintindihan pala
na yung ganansya na mangyayari. O baka ano, yung engineer na yon hindi makasagot yung si Engineer Elmer kanina sa'yo. Sasagutin kita eh. Pagka merong ako sasagot sa'yo, dahil ako marunong ako sa engineering. Hindi ako engineer ha. Tiga Balikros. Kaya ako mahal ng mga Tiga Balikros, putres. Ay. Kaya ako mahal ng mga Tiga Balikros. Kasi nga, ako'y matagal nag-kedbo. Okay? Ngayon, may mga tinatawag na parang pula. Pagka may nakita kang aso, apoy, o usok, pwede mong sunog ikaw mismo. Yung pang-amoy, smoke detector, masyado nang magaling ngayon. Pagka dumating yung smoke, babagsak na yung tubig. Tapos, meron pang yung dinisenyo nila, meron pang nakaayos na hose para sa loob. Mamaya, gagawin ko sa summation, anak. No. Lugi. Lugi yung 98% ng Tiga Kabanatuan sa ginagawa nyo. So, POJ, so yun po ay hindi naman po sinasadya. So, yun nga po, dahil nga po nagkaroon po kayo ng ganong obserbasyon, dahil po dun sa amin pong ginawang pag-aaral ay pinilit po naming maging balanse po yung atin pong stand po ng ating city government. So, dahil po sa naging observation nyo po ngayon, so yun nga po, ay muli namin siyang babalikan at pag-uusapan at pag-aaralan po. Yung pagdating po doon sa goodwill amount, and then doon po sa 30 years terms po na yun. And then, yun po, makakarating po sa head of executive department. 84,000 na pamilya ng Kabanatuan. Ang makikinabang lang ay 1,533. Pero yung mga mayayaman doon sa commercial area na sinasabi nyo kahapon, Princess, sino-sino? Pwede ba ito? Sino-sino yung naglalaban-laban? Mercury Drug, South Drug, sino-sino? Yung pang may pera. Ang mga nagpakita na po ng intent sa atin ay unang-una po si Villarica Ponsap, kaya po nandito rin sila sir ngayon, nais po nilang malaman yung detalye po ng goodwill rates pagdating po sa commercial. Kasama din po si... Teka lang po. Banco de Ora po, Potato Corner, Alta Travel Station, Zagu, Cindy's, J&T, LBC, Abenson, Ace Hardware, Miniso, Minute Burger, Vicentico's, Wendy's, Nyork, CLT, McDonald's, Mega Savers, HSBC, Banco Asia, yan. Yes sir, Asia United Bank, Jayco Donuts and Coffee, Lawson, RD Pawn Shop, Magnolia Chicken Station, Monterey Meat Shop, Tim Hortons, The Coffee Bean and Tea Leaf, Popsicle, UCC, Yushima Coffee, and JB Music. Yun po yung mga kumpanya na nagpakita na po ng interest dun po sa ating mga prime or commercial spaces. Sino yung isang pawn shop? RD Pawn Shop po. Tiga Kabanatuan ba yan? May I request po yung ating market secretariat? Si RD Pawn Shop po ba ay Kabanatuan base? Hindi po. Hindi daw po, sir. Hmm.
si Billy Rica Pawn Shop ba? Ilan na ang pawn shop dito? sir, nandito po sila. Can we invite them po para sila po ang sumagot doon sa... Sino ba na? Pangalan po at saka ano? Tess Magaling po, site expansion officer po ng Billy Rica Pawn Shop. Hi, thank you. Sa aking pagkakaalam ay nationwide ang Billy Rica Pawn Shop. Visayas, with around 700 branches across the Philippines. Yes po. So, ano po ba ang nakikita niyo sa kabanatuan na nagsusumiksik kayo rito? Actually po, presently po, meron po kaming 5 branches dito sa kabanatuan. Pero still po, interested pa rin si Villarica. Lima? Lima na kayong branch? Opo. Mukhang marami kayong pinauutang dito, ha? Actually po, ang kabanatuan po ang isa sa, nasa top 10 po namin. Apo, top 10 for over 700 branches nationwide. Oh, dapat mahalan nyo si Villarica. Hindi, namumuisit lang po ako. Pasensya na po kayo. Kasi seryosong-seryoso kanina si Miss Likop eh. Apo. Kaya humanap po ako ng konting, ano, para mapakain na yung mga... Pambihira naman, no? Hindi naman pera ng taong bayan itong pagpapakain namin sa kanila eh. Sa inyo. Apo. Pakanin nyo na. Pambihira naman, no? So, apo. Ibig sabihin, kaya ako nagtataka, bakit may 91 bangko rito sa kabanatuan eh? Nagtataka ako talaga eh. Kasi itong kabanatuan, may Bangko Sentral. Opo, magkatapos, meron pang 91 mga bangko na ang dami-dami nila, kumpul-kumpul. Opo. Kamuanin, yung narinig ko ron, si Macduro eh, kukuha rin dyan. Opo. Lalabanan si Jollibee, eh, sisirain na namin si Jollibee dapat eh. Dahil kasi wala sila sa latag eh. Opo. Hopefully po. Hindi. So, totoo ba yun? Mabigay po. Malakas kasi yung kabantuan sa katotohanan. Ah, opo. Pangalawa po siya. Ha? Sa pinakamalakas na branches namin. Nasa pangalawa po. You are under OTA. Pangalawa sa 700 branches ng Billy Rica. Yes po. Pero sa katotohanan lang, sasabihin ko lang sa iyo na welcome naman po kayo sa kabantuan. Welcome naman lahat ng nagdinegosyo sa kabantuan. Number 2 out of 700. Ilang branches? Almost 700 na po kami. Eh, may lima na eh. Gusto pa ng dalawa eh. Opo. Kasi po yung dalawa na yon, yun po yung nasunog namin sa City Market. So, ibabalik lang po. Sana po. Kaya sila lalaban. Yung nasunog daw na palengke, tama po ba ako? Opo. Meron kayong dalawa ron. Yes po. Ayun. Kasi po, yung pwesto nilang nasunog, yung po yung parang nakita ko dalawang corner. Opo, sa San Chanco and Milencio po. Yung po yung atay, yung palengke. Atay po yun, yung pinakamagandang pwesto. Opo, yun po. Kanino ho niyo nabili yun? Po. Kanino niyo nabili? Kanino niyo po nabili yung right noon? 1992 pa po kasi yun eh. Wala pa. Wala ka pa sa Villa Rica. Nakagis na mo na. Ako, 1993 po ako sa Villa Rica po. Ansyo. So, hindi mo matandaan kung... Kasi sa market code,
dapat pagyayari nung usapan ay isoli sa tesorerya. Anywhere in the country, yun ang usapan. Kung ayaw mo na, isosoli mo para maisubasta ulit nung naturang lungsod o munisipyo. Ngayon, doon, ang nangyayari kasi dito sa atin, sa buong Pilipinas, lahat ng market, makukuha ng tao pag nagsawa o nalugi o yumaman, ayaw na. Ang ginagawa nila ay sila-sila na lang ang nagbebentahan. Mm-hmm. Sila. So, hindi mo alam kung kanin yun na nabili. Wala pong idea pa po. Mm-hmm. So, kasi nga, nagbebentahan ng ano eh, ng hindi alam nung illegal yun eh. Illegal. Tip ko na rin sa inyo yan para sa buong Pilipinas. Kasi dapat talaga ayos yung papel nyo sa lahat ng market na meron kayo. Apo. Doon sa kung palengke ang pinupuntaan nyo. Yan. Ang ganda pala nung doon sa welcome naman po kayo, number 2 out of 700. So, saan po pinakamalakas? Number 1? Cubao. Alam mo, sa katotohanan lang, binibida ko nga kahapon. Nung araw, kaya may Bangko Sentral dito, nagsalita ako noong taong 2006 sa Bankers Association of Kabantuan. Present yung manager at saka yung mataas. Hindi guest namin yung BSP governor noong 2006. Ngayon, sinabi ko na ang umiikot na pera rito sa BSP Kabantuan ay 56 billion pesos. 56. Noong parang na yun, number one, sabi nung manager ng Bangko Sentral, number one ay Metro Manila, number two ay Metro Cebu, at ang number 3 at number 4, ang laban ay Dabao at saka Kabantuan. For number 3 and number 4. Kumisa number 3 and kumisa number 4 ang Kabantuan. So, pinatotohanan yung aking speech dahil pinag-aralan ko nga yung pera na umiikot dito sa Kabantuan. Kasi hindi naman tika Kabantuan yung nagbabangko dito. Tapos yung isipin mo, tama nga, pwede mag number 2 kasi nga yung universities lang namin, mga bata, mga siguro mga 80,000 hanggang 100,000 yung rehistrado na nag-aaral sa kolehiyo dito. Yun. So, hindi naman tiga rito lahat, katulad ng mga bata rong kanina. Sa tigagapan eh, pag aginanahan yun, pwedeng magsanla sa inyo. Pwedeng, hindi, oo nga, totoo naman yung akin. Pwedeng mag-ipit, pwedeng, alam na. Pero, hindi kasalanan talaga na nakita ko rin kasi yung ano pa nga Tambunting Pawn Shop hanggang ngayon eh 19 kopong-kopong pa yon. Isipin mo yung Tambunting lumaki. At
Hanggang ngayon, saksakan din ang yaman. Anyway, meron po ba kayong gusto sabihin? Sana po ma-award na yung yung pong hiniling namin sa inyo. Mag-auction po tayo. Ang intindi ko, sino ba makaka-ano nun? Ano pa ho ang gusto niyo sabihin? Mamaya sa guidelines. Yun lang naman po sir, para makasigurado lang po kami na kami ay mapapaunlakan niyo doon sa 2 peso na hiniling namin. Taas ang yung bid niyo. Wala na po pa kayong gusto sabihin? So far, wala na po. Wala na po. Maraming salamat po sa Figueroa Kwanza. You are welcome sa Kabanatuan. Doon naman pala sila sa mahal eh. Kayang-kaya. Iba yung usapan sa manok, 1.6 million. Presyo. Ano ba yon? Goodwill or awarding o advance deposit for 30 years? Nagugulo kami dun eh. Kung anong patakaran nun. Kung meron pang monthly na babayaran o monthly. Kasi sa yung dating goodwill, may 500 monthly yan sa opisina. Kami naguguluhan kung paano pagbabayad. Two, 50% yung 1.6 million. Siya, nagsalda, nagugulo si Mrs. ano pangalan niya? Ano ba? Candido. Mrs. Candido. Pangalan po, Barangay. San Isidro. Hindi, pangalan po, apelido, Barangay. Luz Biminda, Candido, Tolentino, Tomidel. San Isidro, Barangay, kay Kapitan Eyo. Alin po ang gusto? Saan po kayo gusto? Sa Sangitan? Sa Sangitan yung amin eh. Naguguluhan kami eh. Mm-hmm. Kasi ang usapan, midsection, 2 million ang babayad. Dalawang payment daw yon. Ngayon, sa Manok, 1.6 pakita million. Mo nga yung Sangitan. Dalawang payment. Ngayon, naguguluhan ng mga magbababoy kung ano yon, bayad sa goodwill o... Kasi nakita ko doon, lease. 30 years. Ibig sabihin, after 30 years na kontrata, wala na siyang karapatan kami. Diba? Ngayon, ang gusto kong maintindihan, kung may monthly pa kaming babayaran. Kasi mahirap yun eh. Magdadown kami ng 1.6, magbebenta lang ako lupa. Ngayon, para may income daily. Yon. Ngayon, ang hindi nila pinapaliwanag, kung yung bawat patak ng tubig, may monthly, buwan-buwan. Bayaran lang naman yung tubig, hindi nyo babayaran. Oh, yung kuryente, babayaran amin yun. Amin yun, tubig, oh. Kuryente. Kung meron pa, baka maya-maya, may sisingil pa ron. Yun ang nag-ano yung mga magbababoy. Talagang nagpapaliwanag. De, mamaya po ng konti, Mrs. Los Biminda, bayari po niyang magsalta. Yung abogado na lang po magsasalta. Kasi and then, naguguluhan yung mga magbababoy eh. Para maintindihan po ninyo yung sistema. Ano po? Kasi marami na hong nagkakagalit dyan eh. Merong iba tinatarahan yung kanila. Mrs. Yung iba ho, tinatarahan yung kanila. Akala kanila na eh. Yun. So, sir, para po masagot po natin yung tanong po ni Ma'am Luz Biminda, so ipagpapatuloy ko po para po sa magsaysay market. Hindi ko pa po kasi napepresent yan, kaya siguro po okay. May tanong po si Ma'am Luz Biminda. Magsaysay po. So, doon po tayo sa magsaysay. So, dito po sa magsaysay market natin, so ito nga po,
30 years po yung goodwill natin. So 30 years po nating magagamit po yung stall na maia-award sa atin. So dito po, sabi nga po ni ma'am, doon po sa ating wet section, meron po tayong dalawang... meat yung sinasabi niya. Meat section. Yes, sir, ano? So, yun po ating... doon po kasi sa presentation ko po is... hindi po siya naka-identify as meat or chicken. So, wet section lang po siya na merong class A and class B. Pero magkamukha po yung kanyang area and square meter. So, yun pong class A natin, which is yung prime and corner space. 52 stalls po yan. 5.28 po ang kanyang square meters na area. Ang goodwill po niya ay 2,006,400. Yun pong class B. Yan po ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni ma'am, 140 stalls na 5.28 square meters, 1,605,120. So yan po yung amount ng goodwill. So yan po sigurong class B ang nai-assign as chicken section. At yun pong class A, yun po ang naging meat section. Doon po sa ating fruits and vegetable, class A, meron po tayong 6 stalls, 5.8 square meters, 2,204,000 po ang ating goodwill amount. Class B, 32 stalls, 5.8 square meters, 1,763,200. Gayun din po sa atin pong ground floor, meron po tayo for sari-sari store na ang area po ay 9 square meters. Para po sa kanyang class A, we have 9 stalls, 2,880,000 ang kanyang goodwill. Class B, ay sorry po. 2,880,000 ano? Yun pong class B ay 2,304,000. Paki ano po, baba. Ayan po, doon po sa sari-sari store 2. Pakitaas po ng konti. Pakitaas po ng konti. Pakibalik. Sari-sari store 2. Ayan po. Ito po kasing sari-sari store 2, ito po ay may area na 12 square meters. So, yun pong class A niya ay 4 na stall lang. Pero ang kanya pong goodwill ay 3,840,000. At ang kanyang class B na merong 2 stalls only ay 3,072,000. Para naman po sa ating dry goods, class A, na merong 9 square meters, 2,880,000 po yung ating goodwill. At yung kanya pong class B ay 2,304,000. Yun pong class C, na meron pong 24 stalls, ay 1,728,000. Ngayon po, meron pa rin po tayong dry goods na classification na 2. 12 square meters naman po ito. Yung kanya pong class A ay 3 stalls with a goodwill of 3,840,000 at class B na 12 stalls na 3,072,000. Para po sa ating general merchandise na 9 square meters, yun pong ating class A ay 2,880,000 at yun pong ating class B ay 2,304,000. And then general merchandise pa din po with 12 square meters area, class A, 3,840,000 na kanyang goodwill amount at ang kanyang class B ay 3,072,000. So yun pong ating ground floor ng Sangitan Market ay meron pong kabuuan na 366 stalls. Ngayon po, meron po tayong mezzanine level. Pakibaba po. Mezzanine level. Okay po. So sa mezzanine level po natin, puro po ito dry goods ano and eatery. So dun po sa ating dry good one, 9 square meters po ang kanyang area, ano? So, yun pong class A niya ay merong 1,350,000 na goodwill at ang kanyang class B ay 1,080,000 na goodwill. Para naman po sa dry goods with 12 square meters na area,
Ang kanya pong goodwill ay 1,800,000 at ang Class B po ay 1,440,000. So dito din po naka-locate ang ating mga eatery stalls. Lahat po sila ay classified as Class A. 10 stalls only with an area of 9 square meters. Ang kanya pong goodwill ay 1,350,000. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating second floor. Yun po ating second floor ay para po sa general merchandise. So we have an area of 9 square meters po. Dun po sa general merchandise 1. Yun pong class A nito ay meron lamang goodwill amount na 900,000 at ang kanyang class C ay meron lamang pong goodwill na 540,000. Para naman po sa general merchandise 2, class A, with 12 square meters area ay 1,200,000 po ang kanyang goodwill at ang kanyang class B po ay 960,000. So naku, lumabas po si mama, no? So ito po yung goodwill amount na mamaya po i-discuss sa ating guidelines na ito po ay yung pong 50% ay babayaran kapag po nai-award yung stall and then yung another 50% po ay babayaran bago po i-occupy yung kanilang stalls. So dun po sa tinutukoy ni ma'am na kung meron po bang babayaran pa monthly bukod po dun sa goodwill, ano? So pwede po ba tayong pumunta dun sa sheet na merong date na March 2024? File name? March 2024 na file name po. Within that file? Yung sheet. Okay. So, nabanggit ko nga po kahapon, yun pong ating supermarket ay dapat po ay siya ay self-sufficient dahil po siya ay economic enterprise. Sa pagkakataon po na ito na ngayon na meron po tayong bagong market, ito po ay gagawin natin kumikita para maclassified as economic enterprise. So ngayon po dapat itong palengke natin ay mabayaran niya ang kanyang mga sariling gastusin katulad po ng personal services or sweldo po ng mga tao. And then yung kanya pong utilities like po yung kanyang kuryente at tubig or kung meron pong telepono or internet. Yung kanya pong insurance. Kailangan po naka-insure yung ating mga building. Yung kanya pong operation and maintenance expense. Yun pong security. Yun pong janitorial services para po sa kalinisan. Ano. Yan lamang po ay mga example po ng mga gastusin po na, na magme-maintain na po dun sa ating dalawang palengke. So ito po, for purposes of presentation po para po sa ating public hearing, ay ginawan po namin ng sample computation. So ito po ay sample lamang po. Posible pong siya ay tumaas ng bahagya at bumaba. Base po dun sa magiging actual po na budget po ng ating palengke kapag po siya ay natapos na. Ano? So ang ginawa pong computation po ng Executive Department, sir, is yun pong projected na monthly participation fee po nila ay ibinasi din po sa area ng bawat stalls. Yun po yung paghahati-hatian nila base po sa area at base din po kung saan nakalocate yung kanilang stalls. So sa halimbawa po sa Magsaysay Market natin, dito po sa halimbawang ginawa, na ito naman po ay sinasabi ko nga po na hindi po ito yung magiging actual, ano, for purposes lamang po ng presentation, yun pong ground floor natin, which is mas maganda yung lokasyon nito, ay merong 800 pesos per square meter per month na babayaran po na participation fee on operating expenses. Pagdating po sa mezzanine floor, ito po ay magiging 650 pesos per square meter per month. Nun pong mga nakapwesto po sa mezzanine natin. At pagdating po sa ground floor, ay second floor, ito po ay magiging 500 per pesos per square meter per month po sa mga stalls na nakalocate po dun sa ating second floor. So ganun po sir yung ano natin, yung pong aming presentation po. Pagdating po sa kanilang magiging hatian para po doon sa operating expenses po ng ating dalawang palengke.
Ito po ay sample sa magsaysay market. Nariyan yung Villa Rica. Baka mamaya, kumuha na naman ng pwesto rin sa taas. O sa iba pa. Apo, sir. Hindi, kasi lahat iniisip mo. Apo, sir. Kasi iniisip mo lahat. Mahirap, mayaman, may kaya, walang kaya. So, ang ibig sabihin, ang lapit-lapit nung Sangitan Market na ginagawa o magsaysay market doon sa kay Lucio ko. Sa NE, ano? Crossing. Any crossing, sir. Any crossing. Ang daming mga bangko rin doon. Ang daming McDonald din yun. Ang daming dyan. Daming doon. Kita ng kita ron, baka mamaya yung preparasyon nyo kahit second floor para sa ano, paano kunyari sabihin ni Landers gusto namin yung buong itaas, kamukha nga nun may Abenson dun sa public market, may Ace. Ang daming may gusto. Tapos yung mga pangkaraniwang tao nagtatanong kumukha ni nanay. Pwedeng totoo na sinasabi na utangin. Pwede naman na yun nga, pag nagbibiro nga ako may nagpapanggap na mahirap, pero hindi naman mahirap sa palengke. Ganun talaga eh. Yung 30 taon tinanong to kapon, tinanong din nata yun. Yung karapatan na 30 taon tagal, yung bangko nga lang kumuha ka ng kung ako may lupa tatayo ng bank branch ng bangko, 10 taon lang yung usapan. Samantala lang ito kinocompute ko yung edad ni Nanay Luz Biminda kanina kung 55 years old siya, makukuha nung kanyang designated heir. Tapos makukuha pa nung 30 years. Sakit ng ulo. Kaya sinasabi ko lang parang lugi. Tapos na ba yung presentasyon mo? Yes, sir. Tapos na po. Sino bang, Mr. Chairman, sino bang magpipresent ulit? Ang susunod po yung ating City Legal Office para po sa presentation kung paano makaka-avail ng pwesto sa ating papalengke. Kasi tinitingnan ko yung computation niya, yung sa Sangitan. Kung pakikita mo yung Sangitan, yung sa ngayon, sa madaling araw pa lang, isang malmal na tao. Kaya kinabahan ako nung narito si yung Villa Rica number 2. Na buong Pilipinas pala yung kabanatuan. Sipin nyo, wala pang alas 4 ng madaling araw. Ayan na lahat ng mga... Grabe yan. Baka mamaya mag-interest sila o yung malalaki. Three 30 in the morning po yan nung March 1. Pinakunan ko yan. Kahit gabi-gabi pakunan nyo. Ganyan ang itsura na. Kaya ng drone yan pag, dahil may mailaw.
ilo-low lang niya yung fly ng drone. Sangitan po ba kayo? Sangitan? Ayan. Temporary ito eh. Para sa motor bulto ng lungsod ng Kabantuan. Pwera pa yung hindi man tiga Kabantuan lahat ng narin. Alam ng mga tiga-sangitan niya. Hindi man lahat-lahat ay tiga Kabantuan dyan. Ang pumapwesto. Eh, grabe. Ito mo sa umaga yan. Pakita mo yung umaga nakuha. Walang humpay, walang tigil dyan. Paano pagka... Binaisip lang po namin sa executive department kung ako lang sasalita, hindi yung mga kasama ko. Paano kung biglang may mayaman na kumuha niyan? Kaya kahirap talaga eh. Sala sa init, sala sa lamig. 50 mil... Pag ginawa mong 50 mil goodwill niya, no, 100,000, nalugi na ng loto, doon yung Kabantuan, hindi na makakaahon dahil paano ka pa makapagbigay ng serbisyo sa ospital, paano ka pa makapagbigay ng serbisyo sa tambayan, may papagawa ka pa ba? May eskwelahan ka pa ba na may papagawa? Eh kung ang gagawin lang natin, eh puro sa kapakanan lang nung 1,533. Kasi yung present na yung tunay na sangitan, talagang ganyan kalakas eh. Para maintindihan ninyo. May pwesto ba kayo rin? Ako meron din pala. Saan? Sa labas. Kaya pala kinakabahan ako sa inyo. Ma'am, kinakabahan po ako sa inyo. Mike. Sobrang progressive po na Kabanatuan. Kaya gusto po talaga namin na madagdagan. Meron din po kami din sa sangitan, parang bungad lang po. Yung bungad. Parang? Nasa bungad po. Naikutan din po namin last time. At nung nag-ocular po kami dito sa buong Kabanatuan, parang marami pa rin po kaming pwedeng i-saturate na pwesto. Eh, totoo po yan. Kasi nga, yung McDonald's, ang itinayo noong nakaraang taon, additional three branches. Tatlong branches. Anong tawag doon nila? Tatlong franquicia na lugar dito. Masyadong maraming nagtatayo. Kaya... Tuloy-tuloy yung... Ay, nako. So, pinaliliwanag nga sa inyo kung bakit malakas dahil nga ang ganun. 327,325 ang populasyon namin pagdating naman sa PSA. Pero yung daytime population, yun ang malaki. 1.6, 1.7... million. So, dami naming problema para sa aming lungsod din. So, para lang ho naintindihan ninyo.
kamukha nung pag-aaral ng mga batang yun, iniisip mo yung kanilang mga anak. Kailangan magpagawa kami ng mga eskwelahan para lang sa mga batang yun. Eh, wala namang maipakita itong bata rito ng eskwelahan. Makakainis. Asan ba yung... Eh, luma na yan. December yan eh. Pakita mo yung ngayon. Kasi pag pinakita mo ngayon, ano na, mataas na yan. So, tuloy-tuloy ko kami ng paggawa eh. Kawawa yung mga batang yan. Kamukha na siyang engineer dito. Naglakad lang para makapag-aral sa San Isidro Elementary School kung saan merong eskwelahan noong araw. Arnold, pakita ka naman. Ligalagari ito. Ilang kilometro yung nilalakad mo noong araw? Buat sa atin sa Lagari, mga 5 kilometro siguro yun, ano? Ha? 5 kalahating kilometro lalakarin niya. Para lang makarating doon sa paaralan. Tapos, babalik siya. 11 kilometro maghapon. Para lang makapag-aral. Tapos, nakapagtapos ng engineering. So, yun know yung abantuan. Okay, so, po. May pwesto pala kayo sa labas. Yes, po. Ngayon, baka mamaya magka-interest kayo sa loob. Patay na naman to. Pero ipapropose ko din po yung sa loob ng yung dito po sa market. Kasi medyo malayo naman po kami. Sama ko na po dun sa project. Hindi ko naman kayo pinipigil. Kasi lahat naman eh may karapatan. Mm-hmm. Yeah. Pero parang kailangan pa po namin na isa doon. Salamat po. Thank you po. Ikaw ba yung magsasalta? Mr. Chairman. Salamat po, POJ. Ito po, ang ating legal department para po dun sa mga katanungan kung paano makakakuha ng pwesto po sa ating dalawang palengke. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Ay, magandang hapon pa lang pala. Magandang hapon po sa ating lahat. 5:30 pa lang. Sa mga ating mga konsehal po, POJ, tsaka po sa ating mga negosyante na natitira yan po. Magandang hapon po. Dito po ako, Attorney Erwin Villarin po sa legal office. Papaliwanag ko po yung konsepto kung paano po makakakuha ng pwesto sa ating bagong palengke. Ito po. Pwede po bang ipakita natin yung guidelines? Ay, dito. Ayan po. Kagaya po ng nabanggit ko no kahapon ano? Alam po natin na yung ano kagaya rin po na nabanggit ni POJ kanina, limitado lang po yung mga pwesto dito sa palengke no. Para ang pagkakasabi po ni Cha, 800 plus lang po sa supermarket, ilan sa magsaysay? 600 plus lang naman po sa magsaysay. So dahilan nga pong limitado yung mga pwesto sa palengke, so malaki po yung posibilidad na yung isang pwesto, eh marami po ang magkagusto.
So ano po ang naging solusyon ng market committee dito? Dito po namin napagkasunduan na kung sa-asakali pong marami pong negosyante ang gustong kumuha ng preso sa palengke, dun po magkakaroon ng public bidding o kaya yun po yung tinatawag naming pataasan ng presyo. Kapag po nag-iisa lang yung aplikante sa isang preso, wala pong bidding yun, no? Nagkakaroon lang po ng bidding kapag po maraming may gusto. Yan po, no? Pwede na po natin pakibaba. Ayan po. Sige pa po, baba pa po. Okay. Ayon po dyan, ano, kagaya rin po na napaliwanag kanina ni Engineer Elmer tsaka po ni Ma'am Cha, ano, iba-iba po yung klase ng mga pwesto sa palengke. So, mayroon po yung commercial prime spaces. Ito po yung mga nasa napapaligid sa labas. Ito po yung inaalok sa mga malalaking mga kumpanya. Tulad ni BDO, yan po sila Villarica, kila Ma'am. Mukhang mga suot ni Ma'am, mga bigatin talaga. Ma'am, bagong subasta yan. No, no, hindi. Ah, regalo po, Ma'am. Gala ko. Aha, kita nyo, big time. Kaya po, yan po yung inaalok sa mga malalaki ang mga negosyo ng commercial prime spaces. Class A, B, at C. So, ang ating lang pong tandaan na maghintay po sana ng abiso yung itong mga nagdanais sa kumuha ng pwesto sa palengke, kasi po ipapatawag po namin kayo per class po kasi yung magiging patawag namin eh. So hintayin nyo po yung patawag ng market committee, iaabiso po namin kung kailan yan, na kung saan magsasubmit po tayo ng application. Okay? Pwede na po natin ipababa. Sige po, sige pa. Sige pa po. Doon na tayo sa requirements. Okay, sige po. Yan. Kapag po nagsumite tayo ng application sa market committee nyo po yun ipapasa yung mga application po natin, no? So ano-ano po ba ang mga kailangan? Una po, kapag po kayo ay merong current occupant, meaning kayo po ay kasalukuyang may pwesto sa palengke, ang una nyo pong kailangan kunin is yung market clearance. Ano po ba itong market clearance? Pupunta po tayo kay Boss Ronnie sa Sipumo na kung saan mag-i-issue na wala po kayong utang sa palengke. Yan po yan sa market clearance. Ang pangalawa po ay proof of identity or kahit na ano pong pagkakakilanlan, government issued ID po yan, no? Yan, barangay clearance kung saan po kayo residente. At syempre po, ito ang isa sa mga nare-require namin, bank certification ng aplikante na meron siyang deposito na hindi bababa po sa 50% okay, o ng kalahati doon po sa amount ng goodwill. Yan po yan. Para po masiguro na hindi na meron po kayo talagang kakayanan na magbayad ng goodwill. Yan po yung nire-require namin. Ito pong mga affidavit na to, kami po ang magpo-provide niyan. Kapag po nagsumite kayo ng application, ibibigay namin sa inyo kung saan po fi-fill upan niyo na lamang po ito. Kami po yung magbibigay niyan. Affidavit, yung una pong pag sabi pong affidavit, ito po yung mga sinumpaang salaysay, no? Ang una pong affidavit rito, yun po yung papangalanan ninyo kung sino po yung mga pwede ninyong ipasa yung pwesto kung saasaali po hindi na kayo interesado, may masama po mangyari sa inyo, etc., etc. Affidavit of undertaking, yan po yung sinasabi na panunumpaan ninyo na lahat po ng alituntunin dito sa guideline na ito, isusundin ninyo. Kapag po naman korporasyon, ayan ma'am, ano, mas malamang korporasyon po kayo, no? Kapag po korporasyon, ang kailangan lang po namin is yung board resolution or secretary certificate na kung saan ino-authorize po kayo, no? Para po meron kayong authorization para po i-represent ninyo yung korporasyon ninyo. Yan po yan. Sige po, ibaba na po natin. Sige po. Yan po, no? Kagaya po na nabanggit ni Ma'am Cha kanina, kapag po nag-iisa kayo, ibig sabihin, wala po kayong kalaban doon sa pwesto na yan,
uobligahin na po kayo ng market committee, hindi po uobligahin, ano, parang kailangan nyo na pong magbayad ng 50% down payment within 3 days from notice. Kapag po sinabihan kayo, oy, wala kayong kalaban, kailangan nyo na pong magbayad. Sa loob po ng 3 araw na pagkakasabi sa inyo na wala kayong kalaban doon sa pwesong gusto ninyong kunin. Okay? Yun po yan. Sa iba pong ano, pag may mga kalaban kayo, magkakaroon po tayo uli ng public bidding. Kung saan nga po, ang konsepto nito is magiging magpapataasan po kayo ng bayad para po makakuha ng pwesto. Sige po, baba pa po tayo. Okay? Ayan po, hindi po muna tayo. Ayan. Kapag po na kayo ang nanalo sa bidding, lumabas po na kayo ang mayroong pinakamataas na pinakamataas pong halaga ang gusto nyong i-offer dito sa pwesto na kukunin ninyo, doon pa lang po kayo magbabayad ng 50% para pong kanina sa mga nag-iisang aplikante. Okay. Magbabayad po kayo ng 50% kapag po na nanalo na kayo at lumabas na kayo nga po yung mayroong pinakamataas na offer doon sa pwesong gusto ninyong kunin. Pero po, tandaan po natin, ano, sa, kahit po nag-iisa kayo o may mga kalaban kayo, bago po ninyo ukupahin yung pwesto, kinakailangan po na mabuo ninyo yung bayad ninyo sa goodwill. Bago po mag-okupa, kailangan po buo na or 100% na po ang bayad ninyo sa goodwill. Sige po, baba na po tayo. Sige po, baba lang. Okay, ito po, no? Ay, paano na lang po, no? Ito po, no? Meron po kasi nagtanong sa amin before, ano? Na paano kung mas maliit yung nai-offer o naibigay doon sa pwesto o doon po sa aplikante, no? Okay, doon sa nanalo po, mas maliit po yung pwesto kasi po, meron pong report sa amin na iba pong mga stalls, baka po metamaan ng poste. Okay? Doon po magkakaroon ng conflict. Kapag po nagkaroon ng conflict na ganito, syempre, ang kukomputin po ng market committee is yung talaga pong ibinigay sa inyo na pwesto. Kapag po mas maliit ang na-award sa yung pwesto, mas maliit po ang babayaran natin. Yan po yan. Tapos, ito pong mga alituntunin na ito, no, sasabihin lang po namin na hindi po ito nag-a-apply sa mga government-owned offices. Ano po ba ito? Ito yung mga kasi po alam ko mayroong mga government offices na gusto pong kumuha ng pwesto rito. Mga ano na ngayon siya? Ano yung government offices natin? Ha? DFA. Yun po, mga DFA. Yun po, no? Galing talaga ni Ate Lale, no? Yun po. Ha? Mayroon pa pong ibang mga offices. Ano? Yun lang po yan. Mga DFA, hindi ko pa po alam. Alam ko po, ang city government, mayroon na tayo a lot of spaces. Ano? Sige po, baba na po natin. Okay, ito po, hindi ko na po siguro i-ano sa inyo to. Kami na, ano na po ito, internal na lang po namin to. Ano? Ang kailangan lang po sana naming malaman di ay malaman po ng mga nagnanais magsumite ng mga application o ng bid ay yung mga late submission hindi na po namin tatanggapin kasi po ati pong tandaan na magbibigay po ng oras at araw yung market committee na kung saan magkakaroon po ng bidding. Kapag po hindi wala kayo sa oras na yon, hindi na po namin tatanggapin. Okay, yan po yan. Tapos, kapag po usa-asaaling pareho yung bid ninyo, okay, magpareho po ng amount, magto-toskoy na lang po tayo. No? Yan po yan. Sige po, baba na po natin. Ayan po, no? Kagaya po na nabanggit ko kanina, na isa sa mga fi-fill up pa natin is yung mga sinumpaang salaysay. Ito po yan, kung sa-asaali pong may mata, may mamatay, o may masama pong mangyari, ilalagay po ninyo sa affidavit na ninyo o sa sinumpang salaysay na yon kung sino po po pwede po malit sa inyo. Yes, sir. Mr. Chairman, pwede po bang yes, magtanong? Kunyari, kakutsaba ako yung kunyari ako bidder
Tapos may pinagbid ako. Manari lang, ha. Ako yung bidder. Pinagbid ko kunyari yung kakilala kong tatlo. Dahil gusto ko na makontrol yung presyo. Tapos lumabas na parehas lang yung aming bid. Ito, Toscoin mo? Opo, pag po pareho ng amount, Toscoin po ang mag ano niya. Eh kasi baka ang tanong nga ay kung masama yung intensyon nung may gustong kumuha. So, actually, yung pong mga ganong arrangement, na-discuss na po namin ng market committee yan, kapag po may mga intensyon na ganyan, na talaga pong kukuha po ng ibang tao para mag-bid, etc. Kasi po yun, wala po kaming paraan para po malaman kung nandadaya po talaga sila o hindi. Kaya po tayo, meron lang po naman kasi tayong sinusunod na minimum amount. So long as dapat po makuha namin yung minimum amount na yon, yun po ang yung punto po na gusto makuha ng market committee dyan. Kasi po there's no way for us to know para kung ano po ang intention po ng mga ano. Pero marami naman po kami restriction na inilagay dito. Kapag po merong kami nakita talagang pandaraya, ang meron pong last say dito is si Mayora. Kunwari po, merong nakita kasabwat sa market committee na niluluto po yung bidding. Ayan po, pwede pong meron pong reservation clause dito na kung saan po pwede pong hindi ibigay ni Mayora yung pwesto na yon doon sa kasabwat. Tapos aside pa po, doon sa mga administrative at mga criminal cases na po pwede pong ipataw doon po sa market committee. Tapos meron din po kami. Bakit nyo ibibigay sa mayor yung desisyon? As a executive department po, sir, ang ano po namin talaga is, syempre po, ang huling ano po namin is si Ma'am Maika po, si Mayora po. Ano ba yung gusto mo? Tanong o sagot? Ha? Eh di, pumunta ka na sa executive. Eh di ba narito ka sa ano? Kasi sir, kung hindi makasagot yung executive, maliwanag yun eh. Yes sir. Kayo dapat. Yes sir. Actually sir, itong ang rules for bidding namin sir, ipinattern po namin to sa Republic Act 9184. Yun po yung batas po sa bidding na kung saan din po nakapattern to na ang pag po merong pandarayang nakita doon po sa Bids and Awards Committee, ang meron po laging huling yung final say po talaga is nandun po sa head of procuring entity na tinatawag, which is the city mayor po. Doon po namin pinaturn po yan. Hindi, kaya nga sinasabi ko nga yun dahil sa isang bagay. Paano kung merong isang korporasyon, hindi mo alam, gusto na ano, na magkaroon ng mga pwesto. Ginamit ngayon yung kanyang mga tao. Binigyan niya ng sa loob niya. Sige, kung wala kayong pera, ako magpaparenta. Mag-finance, sir? Parang ganun po ba? Parang ganyan? Oo, ako mag-finance. Opo. Kung may korporasyon na sabihin nung may-ari akong mag-finance. Baliwala sa kanila yung
mag-invest ng 300 million. Yes po, sir. De, do sa average ng stall na sinasabi niyo, wala pang 100,000, idadown lang nila. Kukuha sila ng 150 stall. Hindi ko sinasabing gagawin nung iba yon. Ang sinasabi ko, kunyari, yung malaking korporasyon na maraming shell company. Naintindihan mo ba yung shell company? Yes po, sir. Baka Pilipina shell ang alam mo. Sir? Shell company. Gasolinahan po. Yes, sir. Ni sir, shell company, marami po siyang yung kumpanya po is parang mga under the same umbrella. Ayan, baka sir. Same, para pong San Miguel. Porter, pakukulong kita rito. Para pong San Miguel. Kung power na, pakulong ka pa, pakulong kita eh. Para pong San Miguel, marami pong mga shell companies, marami po siyang under the same umbrella. Yes, sir, marami pong, may ganun po. Hindi. Pero huwag mong tutukuyin yung San Miguel lang. Napakaraming mayayaman, lubhang napakayaman dito sa bansa natin. At mas marami mahirap. Yes, sir. So, siyempre, ang iniisip ng sangguniang panlunsod, yung ikabubuti ng nakakarami. Eh ngayon, kung meron kang kapasidad, marami kang kumpanya na hawak, na hindi kilala nung tao natin, na pag-aari mo rin pala, iisa ka lang na may-ari. Pagkatapos biglang naka-Republic Act 9184 ka, okay rin yun eh. Ang problema nga, yung shell company na sinasabi, hindi yung Pilipinas shell, ha? Yung mga malalaking korporasyon na maraming mga kumpanya na under sa iba. Actually, sir, posibilidad po talaga yan, ano? Kinonsider po ng market committee yan, na talaga po kapag ang isang mayaman pong negosyante na gusto niyang kunin yan, malaki po talaga po yung posibilidad nun, ano? Ganun, ang problema po namin, sir, dyan, again, wala po kaming paraan para po matukoy yung mga yan. Wala po kami. Kasi po, ang first and foremost, ang layunin po ng market committee is talaga po ma-award po itong mga pwesto sa iba-ibang mga tao. Tapos po, para at least maibalik po sa atin yung pinangtustos natin dito sa palengke. At same goes rin po, no, para po at least kumikita po yung sepumo natin. Kasi nga po, mayroong pa resolusyon. Dati ang ating sangguniang panglalawigan na kung saan sinasabi na i-abolish na po itong sepumo kasi raw po hindi kumikita. So para po sa magamot yon, ang ginagawa po namin, na isa po ito sa mga solusyon namin, napakitain namin itong palengke para po kumikita na siya. Tama yung sinabi mo, dahil nakarating sa amin na yung budget ng lungsod ng kabantuan tinatanggihan, ina-invalidate partially because of sipumo, dahil hindi kumikita naman daw yung sipumo o yung economic enterprise na sinasabi ng syudad ay hindi kumikita. Precisely sa tanong ko kanina sa Villarica Pawn Shop, kanina ba niyo nakuha yan? Hindi na nga nila matandaan. Kasi nga, yung violation do sa market code nung na nangyayari sa buong Pilipinas, makukuha nila, pagka nakuha, ibebenta, sila-sila na lang nagbebentahan. Nalabag na labag ro sa
batas na dapat ay isoling muli doon sa LGU, sa LGU, whether it be municipality or city, and then ipasubastang muli. Yes po, sir. Actually, ganun po yung provision natin na yan. Kapag po hindi na kayo interesado o nga po may masama pong nangyari at ayaw nyo na pa po ituloy yung sa ano yan, ibabalik po sa atin uli yan. It's either ipasubasta po natin or ituloy po yung tagapagmana nung namatay pong stallholder natin. Yan po yun. Kaya maswerte nga yung mga stall owners na makakuha. Ilan na ba yung Mr. Chairman, sa pang question? Sige po. Ilan na ba yung handa na kumuha doon sa sangitan? Actually po, ang ano po sa amin is na almost 80%. Nasa ganun na po, sir, no? Yung sa magsaysay. Magsaysay, sangitan, ihisa lang po yun para sa mga nanonood. Yung tawag po ron, sangitan / magsaysay, pareho po yun. As of today po, March 19, 360 po yung na-survey na potential bidders or 74.06% dun po sa ating magsaysay or sangitan public market. Dun naman po sa ating city supermarket. Hindi, ang tanong lang muna, sangitan. Dahil naroon tayo sa sangitan eh. Dun sa pinag-uusapan. 360 po. Out of the 486. 74%. 74.06% po. Konti na lang pala. Para huro sa mga tigasangitan na narito na nagtsatsaga, tatlo po kayo nandyan. Napamirienda po ba kayo? Meron pa huro. Meron pa ata. Yun. Halos, wala na raw pala. Halos 80% na. Yung 74% na yung may intention na kumuha. Ano? Sinasabi lang namin po sa inyo dahil yun ang tanong. Kaya yung iba ho, kasi nagdidiwara, nagchichismisa, nagbubulungan. Kaya mas mabuti nga ho na nariyan kayo. Pwede bang pa sa video sila? Ayan. Mabuti ho kasi nandiyan kayo. Kasi nagtsaga po kayo. Patapos naman na ho tayo doon sa public hearing. Kayo na lang po ang nagtsaga. Ni mga estudyante kanina ay wala. Sinasabihan lang po kayo na 74.something% na yung may intention. Baka ho, yung mga katabi nyo ron, kunyari, walang intention. halos mauubos na ho. Baka mapag-iwanan pa ho kayo dahil sa masamang balita. Ano po? Ipinaliliwanag ko lamang po sa inyo dahil malulungkot po kami ng sanggunyan kung kayo po'y may iwanan. Tingnan nyo, nagtatanong si Aling Luz Bimina kanina, gustong-gusto niya, sabi nga niya, magbebenta pa raw siya ng lupa. Kasi sa katuan lang, alam niyang alam niya sa sarili niya na yung 30 taon masyadong matagal. Kung bibigas ng Panginoon Diyos, kung si
60 anyos ngayon, ng 30 taong pa, buhat ngayon, 90 anyos siya, makikita niya pa. So, sinasabihan ko lang naman po kayo na yung iba ko kasi yung ayaw nung may kakumpetensya. Sige. Hindi, kunin nyo na. So, inaalala lang namin po ng sanggunian yung kapakanan po ninyo. Nagtsagaan lang rin lang po kayo. Baka ho, sinasabi ng mga kapitbahay nyo, wala kaming interest. Ayun po yung report eh. Ang totoo po no, maraming mga nagreklamo pa rito doon sa legal office na sinasabi na akala ko eh, akin na to eh. Hindi po pwede kasing ganun eh. Mahabla po yung executive department o yung mayor pagka kinilingan yung isa. So yung iba po may mga pwesto na tatlo, apat ang may interest. Tama po ba sa market committee? Ronnie, pwede ba magsatla? Hindi, tumabi ka na nga doon sa abogado. Maka ho, naglolokohan lang ho ron eh. Mahirap ho yan. Good afternoon po sa ating presiding officer at saka sa ating mga konsehal po. Yes sir, base po sa survey na ginagawa po ng ating market secretariat, so may mga stalls po tayo na mayroong mga multiple na individual na nagkakaroon po ng interest sa bawat pwesto, lalo na po doon sa mga prime locations po natin. Kaya nga po yung 74% natin, meron pong ilang pwesto ron, alam ko more than 20 ata yung multiple persons ang may interest. So ibig sabihin po, doon sa more than 20 stalls na yon, kung ibibid po yon, meron pong isa o dalawang tao kada pwesto na hindi makakakuha ng pwesto at pwedeng mag-apply po doon sa mga remaining pwesto natin. So pagka po tinotal natin yon, base po rin sa mga nag-signify, is more than 74% po yung ating mga tindero o tindera na nagkaka-interest po doon sa ating mga pwesto. So yun po ay patungkol ho namin. Naka-YouTube tayo, naka-Facebook tayo, naka-CAB TV tayo. Warning lang po sa iba. Baka nagchichismisan kayo, malibang kayo. Pag nalibang kayo rin sa chismis na hindi kami kukuha rin sa potret sa palengke na yan, doon po sa lugar nyo, si 74% na po yung may gusto. Excuse me po, Mr. Chairman. Meron lang po akong isang concern. Lucian Pani, sige po. Tuloy niyo po. Meron lang po kasing nabalitaan at may nagsabi po kasi sa akin na merong lumalapit sa kanila na nagpapareserve. Pagka halimbawa, magpareserve kayo, magbibigay kayo ng certain amount at reserve sa kanila yun. No? Pwede po kayang malinaw ito sa total usaping legal din po ito sa market. Kung may katotohanan po kaya itong bagay na ito na merong mga tao na nagsasabi na sure sila kasi nagpa-reserve sila.
Sasagutin ko na po, ano, yung pong bagay na yan ay wala pong katotohanan dahil unang-una po sinasabi po ng ating legal department at ng ating market committee na ito po ay i-award natin yung pwesto through bidding. So swerte po yung mga ating mga applicant na wala pong makakatapat na may gusto sa kanilang pwesto dahil ma-award po sa kanila automatic after yung ating grace period ng application. Pero pagdating po doon sa mga multiple na applicant, so dadaan po talaga tayo dyan, sir, sa bidding. So wala po silang ibibigay na kahit anong amount dahil yan po ay ibibid pa po natin yan. So paalala po doon sa mga kababayan natin or sa mga interested po na ating dito sa ating palengke na wala po kayong ibibigay sa kahit kanino mang tao maliban po ya kung kayo po ay bibigyan na ng city government ng notice of award at notice to pay. So pagka po yan po ay binigyan na kayo ng notice to pay ng market committee, pagkat after po ng bidding, tsaka lang po kayo magbibigay ng pera. So baka para hindi po kayo maligaw, meron po tayo mga market secretariat na authorized lamang na makausap. May mga ID naman po yan. Yan po ay mga empleyado ng city government at na maaari nyo po silang makausap. Or pagka po may kumausap sa inyo, hanapan po ninyo ng ID, may inisyo pong ID ang ating city government na magpapatunay na sila po ay miyembro ng ating market secretariat. So ito ay patungkol lamang kay Cosiel Posada. Ang kanya, warning sa kanya para sa executive department na may nakakarating sa amin na bagay, totoo yan, na merong kumatok doon sa opisina ko at dinala ko sa legal department at sabi ko wala kami pakialam dyan eh. Kasi tinarahan na raw niya. So baka mamaya sinasabi ni Cosiel Posada tumanggap kayo yung market committee o kung sino man sa atin, sa inyo, biglang magipit, masilaw, biglang gawin nyo na eto, yung iba nga, nakibayad lang, nakikibayad lang eh. Pupunta ka pala ka sa bayan eh. Pwede ba ka na ipamalengke mo na rin ako ng ganito? Yung bayad, mamaya ay ganun eh. Maraming ganun instances. Yung iba, nakibayad lang ng kuryente. Ginalaw na yung kuryente. Yung pambayad ng kuryente. Yung iba, nakibayad lang ng tubig. Para makatipid. Luluwas, pupunta ka naman na ikakumari rin. Dahil nga ikaw ay membro ng city government o membro ka ng water district o membro ka ng Celcor o membro ka ng cable TV na o membro ka ng Smart o Globe o Sun o kung sino mang service provider, pinagtitiwalaan nga dahil empleyado ka. Yun eh. Yun siguro ang gusto ni Cosiel Posada. Cosiel, yung ba gusto mo sabihin? Opo. Saka para mabigyan na rin natin ng warning yung mga kababayan natin na hindi talaga sila dapat na magbigay ng kahit anong amount ng pera para lamang makakuha ng pwesto dyan sa palengke sapagkat ito po ay dadaan sa isang bidding. Kaya walang reservation. Yun lang po. Maraming salamat po. Cosiel, Mr. Chairman. Opo. Cosiel John Ilagan, sige po. Karagdagang kabatiran na rin po sa ating mga nagtitinda o mga magkukuha po ng pwesto sa ating palengke. Dito po sa ating market committee resolution regarding po dun sa market goodwill bidding process na yung may chance pa po pala yung magiging bidding winner
na hindi makakapagbayad ng within pagka nabigyan siya ng notice to pay, after 3 days at hindi niya ma-comply yun, may pag-asa pa pala yung second place dun sa bidding. Tama po yun, Attorney Villarin, ano? Para na rin po sa kaalaman po ng ating mga kukuha ng pwesto. Niliwanag po ni Consul Ilagan yung sinabi niya. Tama po, Attorney, ano? Eh, yung mga second place lang sa mga mananalo sa bidding, yung halimbawa, hindi ka naging bidding winner pero second place ka at hindi makakapagbayad yung sa takdang oras, within 3 days, hindi makakapag-comply yung winning bidder, eh may chance pala yung second placer na siya ang maka-avail nung pwesto. Opo, nandun po sa mga alituntunin natin yun. Yan po. Pwede, tapos na po ba kayo? Kasi may mga tanong po yung... Patapos na po. Idagdag ko lang po, no, kaya sa inano ni Boss Ronnie, kapag po meron tayong natanggap na mga balita na meron pong mga nagpapareserve po ng pwesto, eh makipag-ugnayan na lang po siguro sa mga market committee secretary at isumbong ninyo. Iyon po ang magiging panawagan namin sa mga ano po, no, sa dito po sa mga konsel po, pwede po isumbong kung meron pong ganong balita na nagkakaroon po ng reservation doon sa ating mga pwesto sa palengke para po makarating sa amin at po pwede na namin po i-blacklist po pag ganun. Tuloy ko na po, sir, yung patapos na rin po ako, sir. Ayan po, no? Kapag po, ulitin ko, pag po merong mga masamang nangyari doon po sa original na aplikante, okay, ilalagay po doon sa sinumpaang salaysay na ibibigay rin po ng market committee na kung sino po ay magiging kapalit niya. Yan po yan. Or po pwede rin po ng mga hindi na interesado kasi nga po alam ninyo na 30 taon po na nyo po pwedeng panghawakan itong pwesto sa palengke. Kapag po nagsawa na kayo, baka po singyaman nyo na kunwari sila Attorney Chini, ayaw nyo na pong magbenta, po pwede nyo na pong ibigay sa iba, provided po na ipaalam ninyo sa market committee. Yan po yan. Ito rin po ang isa natin pagkatandaan. Ano? At meron po kaming provision dito sa aming alituntunin na kapag po nagbigay kayo ng 50% down payment, pero hindi ninyo po naibigay yung 50% na remaining sa bago po ninyo okupahin yung pwesto, eh yung pong 50% down payment na yon, eh mapoporfit na yon. Ang ibig sabihin nyo, hindi nyo na po makukuha yan. Yan po yung mangyayari dyan. Tapos, i-offer po namin uli yung pwesto na yon through public bidding. Open po uli sa publiko yon. Yan po yan. Yan po yung tandaan po natin. Kaya po sa mga nagnanais kumuha ng pwesto, siguraduhin po natin na pag po may intention talaga silang kumuha ng pwesto, eh dapat po meron po talaga silang budget para po dyan. Kasi po baka hindi nyo maibigay yung remaining 50%, inutang po natin. Tapos wala po kayo pambayan ng remaining 50%, masasayang po yung 50% na down payment. Yan po yan. Pababa na po natin. Ayan, yan po yung sinasabi ko kapag po hindi na interesado. Sige. Ayan, eto po, no, nabanggit din po kanina ni Ma'am Cha na yung bilang po ng pwesto na maaaring kunin ng isang aplikante is 4. Hindi lang po nag-a-apply ito sa mga commercial stalls, no? Yun po yung sa mga gustong mga Jollibee, etc. Yun po, no? Iba po yung guidelines ng mga market stall. Ang Ma'am, eto po, baka eto po yung hinihintay nila Ma'am Villarica, no? Ito po yung mga requirements namin, ano? Yan po yung mga requirements namin para po makakuha kayo ng pwesto doon po sa mga commercial stall.
Yan po, bibigyan na lang po namin kayo ng kopya, no, para makipag-ugnayan na lang po kayo sa secretariat. Magsasabit po kayo na letter of intent na meron pong yan, yung mga floor area, nature of business, pakibababa po. Ayan, yan po yung mga kailangan namin. Para po sa mga commercial stores. Sige na po. Yan, okay. Pakitaas nga po. Pakitaas ng konti. Hindi, pakibalik po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Muli po, sa mga commercial stalls namin, sa commercial stall, kung ano po yung mga alituntunan namin doon sa mga regular na mga pwesto, yun din po yun, ano? Kapag po nag-iisa lang kayong may gusto doon sa isang pwesto na yon, wala pong bidding yan. Okay? Bibigyan lang po kayo ng notice ni Market Committee para po magbigay ng bayad. Ngayon po, kung sakaling marami pong may gusto sa pwesto na ninanais nyong kunin, magpa-public bidding uli po yan. Siyempre, pataasa po uli ng bayad. Pero ang magiging basihan na po namin dyan is yung presyo po per square meter. Mas mahal po yung offer ng isa per square meter, mas yun po yung kukunin ng city government. Yan po yan. Sige po, baba na po natin. Sige pa po yan. Okay. Pagkayari po ninyong manalo o mabigay sa inyo yung pwesto, magkakaroon na po kayo ng pirmahan ng contract of lease sa city government. Yan po, i-award na po sa inyo. Tapos kagaya po ng sinabi kanina, sige po, baba pa po. Okay? Yan po, ano? Kapag po nanalo kayo sa bidding o na-award sa inyo dahil nag-iisa kayong may gusto dyan sa pwesto na yan, okay? Meron po kayong karapatan dyan sa pwesto na yan sa loob ng 30 taon. Ayan po yan. Pinapaalala lang po ng Market Committee na etong karapatan na ito eh hindi po pwedeng ipasa ng walang pahintulot ng Market Committee o ng City Government. Yan po yan. Sige po. Kapag po nalaman ng Market Committee na isinablis ni ninyo o pinasa nyo po itong pwesto nito na wala pong pahintulot ng Market Committee, yung binayad po ninyong goodwill is again mapapawalang visa po. Ang ibig sabihin niya, magkakaroon po ng forfeiture, tapos po yung pwesto na yan i-offer po uli sa publiko. Yung binayad po ninyo, ibig sabihin masasayang yan kapag po ipinasa nyo yung karapatan sa pwesto na yan nang walang abiso ng Market Committee. Yan po yan. Ito po, sir, kanina, yung binabanggit ko po kanina, no, na ipinaturn po namin sa procurement law, no? Ang ating pong punong lungsod, meron po siyang kapangyarihan na kung saan pag po nakita niya na meron pong mga pandaraya o meron pong mga collusion, nagsasabwatan po, no? Yung, let's say, for example, yung mga Market Committee, doon po sa mga aplikante, po pwede pong i-reserve ni Mayor yung kapangyarihan niya na yan na ipawalang visa yung pag-award ng pwesto sa mauhuli po nagsasabwatan o nandadaya. Yan po yan. Marami po yan. Hindi lang po pandaraya, sir, ang nandyan. Kapag po lumabas rin na hindi po sumunod sa mga alituntunin itong Market Committee at nga po nalaman na may pinapaboran po, pwede rin po ipawalang visa yung award po na yan. Ano? Yan po yan. Sige pa po. Ang isa pa pong requirements na kailangan pong ibigay ng mga aplikante is ito po, ano, para po maiwasan nga po yung mga posibleng pandaraya for purposes of disclosure, okay, for purposes of transparency, baka nga po sabihin na mayroong tayong pinapaboran, pinagbabawal po dito sa aming alituntunin na yung pong mga bidder o yung mga gustong sumali eh hindi po kamag-anak ng ating city mayor, city vice mayor, city councilors, and po yung mga miyembro ng Market Committee within the third civil degree of consanguinity and affinity. Hanggang, ano na yun, James? Asawa, hanggang asawa pa, tama ba? Hanggang kapatid po, hanggang kapatid, tama, fourth, dahil magpinsang buo yung fourth eh. Asawa po ng kapatid.
Ganon po yung third civil degree. Hanggang asawa po ng kapatid, bawal pong bumili. Bawal pong sumali sa bidding, sir, for purposes of transparency. Yes, sir. Hindi ba hanggang fourth degree yung pangkaraniwang ginagawa? Yes, sir. Baka kasi, sir, masyado nang marami pong maapektuhan. Kaya po, actually, sir, pinatayin uli namin ito sa 9184 na kung saan hanggang third civil degree lang din po yung prohibition. Pag po kasi fourth, baka po masyado doon pong maraming tamaan. Baka ang alam ko po, marami rin po kasing mga kamag-anak ng ating mga miyembro, ating pong mga elected officials na nagnanais talagang kumuha ng pwesto po sa palengke natin. Fourth degree existing kasi, po. Pinsang buo. Yes po, sir. Ang fourth degree, ang fourth degree sa hanggang pinsang buo. Yung third degree, kinocompute pa po ni hanggang asawa ng kapatid ng asawa, parang ganun po. No? Brother-in-law, tsaka po kapatid, pag po affinity, kasama po kasi ang mga in-laws. So hanggang kapatid po. Hindi yan. Hindi ba sa 9184 hanggang fourth degree? Third po, hanggang third lang po, sir, sa 9184. Tsuhin. Nakakasunod ko sa batas, ganun ba? Uncle at pamangkin. Yes, sir. Nakakasunod ko sa batas. Yes, sir. Yan sir. Po, yung pinatayin ko po yan. Assist po yan hanggang third civil degree po. Nasa 9184, sir. Pinatayin po natin. Sige po, pababa na po natin. Okay, sige po. Mga ano na yan. Yan ang hirap sa abogado. Napakahaba. Sir, di, sir, tapos na, sir. Yan lang po, sir. Attorney, may question po kasi dito eh. Tatlo po itong question na nahiya po sigurong tumayo dito sa harapan, kaya po nilagay nila rito. May question po, ang pangalan po ay si Alcher Gutierrez, Valley Cruz, Cabanatuan City. Tanong, wala po bang chance na maging installment ang 50% ng goodwill ng palengke? Base po sa alituntunin natin is talaga ang 50% down payment and 50% prior to occupancy lang po ang maibibigay po natin talagang palugin sa anila. Okay po. Salamat po. Ito po isa. Kung sakali po ba na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na tulad ng lindol, kami po ba ay makakatanggap ng refund mula sa aming goodwill fee o pwede po kami ulit pumwesto sa bagong palengke na gagawing libre mula sa aming goodwill fee? Ang tinutukoy niya po siguro ito ay yung masisira, masunog o yes, mabaliwala. Muli po, no? Ito pong pwesto na to is for good, valid for 30 years. Kung may meron po mga hindi inaasahang pangyayari, sunog, lindol, bagyo, pero sabi nga po nila Engineer Elmer, tsaka po ni Engineer Uro kanina, kaya po nito hanggang magnitude 10 ba? 10, ganun po, ano? So, pero just in case po, may masama pong nangyari, sabihin natin, kinain po ng lupa itong palengke natin. Okay? Wag po mag-alala, no? Itong mga stallholders natin, papatayo po uli ng city government yan, na hindi na po natin sila pagbabayarin. Kasi nga po, may lease contract po sila na 30 years. Ano rin po ng city government yan? Wala na po sila additional payment. Yun po, nasagot na po. Ito po yung pangatlong tanong huli. Ilang square meters po ba ang required na pwedeng bilhin o ilang pwesto? Pagdating po sa pwesto, apat po, no? Pero yung per square meters, si Pumo, si PDO at Treasurer's Office na po yata ang pwede. Depende daw sa gustong section. Depende po sa section daw nila. Meron po si per square meter yung meron pong mga sukat talaga, no? Per section, ganyan,
dry, meron po yan. Merong kakulang sukat po yan. Makipag-ugnayan na lang po sila sa Sipumo or sa Market Secretariat po. Para sa mga excise, eksakto pong mga sukat ang mga yan. Oh, yun po. Yun po yung tatlong katanong ang nakarating po sa atin. Binasa po natin. Sana po nasagot yung tanong ninyo. Salamat po. Sir, Mr. Chairman, di po ba pwede rin ipaalala na since YouTube naman yan, Facebook, pwede lang ulitin? Opo. Opo, pwede para pong... Para panoorin nila. Opo, kung sakali pong hindi na inabutan yung nagtanong dito, pwede po nilang basahin, ma-review po sa Facebook yung kasagutan sa kanilang katanungan. Salamat po. Hindi, kasi alam mo, yung natatawa nga ako kanina, Mr. Chairman, nung sabihan ko sila. Kasi may mga iba na, siyempre, hindi ko sasabihin yung baraha ko. Na naka-apply na pala ako. Sasabihin ko, mahal yan, huwag kayong pupunta rin. Mga ganon. Yung pala, nandun na yung pangalan nila. Kasi pag kinumenta kasi sa 30 taon, maliit po talaga yung halaga. Eh, may gusto lang akong punayin. Balik mo rin sa yung page 6 ata yun eh. O page... Tiyo nga yung page 6. Doon sa provision na... Doon sa provision na sinasabi mo na ito'y sa succession dito. Yes sa, po sir. Sa kunwari may masama pong mangyari ron sa nanalong bida. Yes po sir. In case of death, pwede niyang i-assign saan? Sa mga tagapagmana po niya. Page 8 na yan eh. So, doon po sa death nakalagay. Yan po, debt. Yan po yan po, pwede pong ipasa niya doon po sa mga tagapagmana niya. Pinakamalapit na kamag-anak po, yun po ang uunahin natin kung gusto yan, pa po niya. Sa triple I, the successor nearest of kin assignee shall report the acceptance assignment of the stall and submit the requirements for section 2. Yan, no? Yun ang tanong ko eh. Successors yes, no longer interested in continuing the application of the deceased may assign their right to third parties within 60 days from the death of the applicant. Yes, sir. Kapag po kasi yung mga tagapagmana natin, sir, eh hindi na po interesado magpatuloy po ng pwesto, po pwede naman niya pong ipasa sa iba. Basta meron lang po talagang abiso at saka po approval doon po sa market committee. Kaya ano lang po namin yon. Ibigay ipaalam lang po nila at hintayin po yung approval ng market committee, po pwede po niya ipasa yon. Kasi po, technically, may karapatan nga po sila ron for 30 years. Sir, i-ano ko na lang din po, no? On behalf of the executive department, sir. Gusto ko na rin pong i-ano sa mga hindi po nakakaalam na yung executive department po, talaga pong kinonsider namin yung mga yung mga hinaing po ng mga tigapalengke. Kung tutusin po sana, sir, para lang din po alam nila, nag-offer po ang isa pong isa sa mga pinakamalaking kumpanya na mag-take over po ng operation nitong palengke. Pero hindi po natin ibinigay kasi nga po ang executive department sa pangunguna po ng ating mahal na mayora, mas kinonsider po yung mga hinaing ng mga tigapalengke po, no? Kung makikita niyo po, no, ito po yung offer ng SM. Ayan po, sabihin na natin, nag-offer po ang SM na sila po ang magpatakbo nito. Pero hindi po natin to kinonsider kasi nga po, mas importante po sa ating mahal na mayora
ang mga hinaing po ng ating mga tigapalengke. Yun po yun. Asan? Eto sir, binasa ko lahat to. Hindi, eh, ba't di mo maipakita? Yes, eto po, yan, pakita. Pakita po. Eh, ba't di na ka, ano? Hindi ko po alam kung nasa yung camera eh. Ay, ayan, yan sir. Ayan sir, eto po, yan. Oh, yun. Ay, baka walang pirma yan ng SM. Hindi sir, eto, ihaharap ko po. Ano? Oh, yan. Pwede naman kasi. Ano ba yan? SM ano? Ayan po. Yeah. SM, ano, kung binasa mo talaga, ano? Abogado ka. Hindi po sir, sa sobrang kapal, nakalimutan ko na. Basta forfeit pa. Ayan. Pirma, pirmado po yan ni Jeffrey C. Lin. Ayan po. Yung presidente po ng SM. SM ano? SM Cubao. Ay! SM Prime Holdings. SM you Prime are out Holdings, of order, ha? Mr. Chairman, I recommend that this lawyer be removed. He is out of order. Sir, SM Prime Holdings, sir. SM Prime Holdings. Ayan, sir. Ayan. Kasi po may camera. Ayan. Ayan po yan. Nag-offer po ang SM, pero po tinanggihan po natin. SM Prime Holdings. Holdings. Yes, sir. Nag-offer sila na ipagawa yung palengke, ganun ba? Sila po ang nag-offer po sila na sila po ang mag-ooperate nitong palengke. Ang hindi mo siguro binasa yan dahil kasi... Yes, sir. Sila magpapagawa. Aside rin sa magpapagawa, sir. Sila magpapagawa, yes. Sila mag-ooperate. Yes, sir. Ganun po. Gano'ng katagal? 50. Anong 50? 50, sir. 50. 50 years. 50 taon, sir. Ano naging decision ng executive department? Muli po, no, hindi nga po namin to na kinonsidera dahil nga po mas mahalaga po mas kinonsider po ng ating mahal na mayora yung mga hinaing po ng mga tigapalengke. Kesa po, kung tutuusin sir, no, para lang po sa mga kaalaman ng lahat, kung in-offer, kung kinuha po namin tong offer na to, wala na po kaming kahirap-hirap. Kasi po, sila na magpapagawa, sila na magpapatakbo, wala na po magiging problema. Magbabayaran na lang po, hihintayin na lang po namin yung pera. Pero nga po, mas importante nga po yung mga, syempre, yung mga hinaing po ng ating mga kasamahan sa palengke, hindi po natin kinonsider ito. Limampun taong hawakan ng SM Prime, ganun ba? Yes, sir. Magkano i-invest nila? Anong taong ba yan? Ano, sir? Anong taon yung pirma ni Mr. ano pangalan? Jeffrey Lim, sir. Jeffrey Lim. President of SM Prime. Prime Holdings, yes, sir. Nag-offer po sila no October 2020, sir. Nung sunog na palengke? Yes, sir. Opo, opo. Nung sunog na po. Magkanong gagastusin nila sa palengke? Pinakamahina. Siyempre, lalagay nila, pinakamahina lang gagastusin. Ang ano po nila rito is shall invest a minimum amount of 1 billion pesos. 1 billion pesos? Yes, sir. 3-story building po po. 3-story building? Yes, sir. May nakalagay ba rin kung yan ang area? Area po ng okupahin nila? Area ng building. Talagay ko, hindi mo binasa eh. Hindi sir, ang haba kasi naalala ko na lang yung dulo eh. Baka gusto mo magpatulong sa legal department. Binasa mo. Ayan po. Teka na, hindi na. Masyado ng exposure ko rito.
autograph na. Delegado to ng abogado na to. Kakabasa ko lang. Kinakabahan ka? Kinakabahan? Kinakabahan ako. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, POJ. Magandang gabi po sa ating mga kasamang konsehal at sa mga department heads at mga bisita po natin mula po sa palengke po. Magandang gabi po sa ating lahat. So basically po, sir, yung offer po ng SM is basically for Cabanatuan. Can you please greet yung nanonood sa palengke sa Sangitan, saka yung nanonood para sa palengke sa temporary market sa Sangitan, San Isidro, at saka temporary market dyan sa Kapitan Pepe. Dahil naka-live tayo. So magandang gabi din po sa lahat po ng sumusubaybay sa CAB TV, sa ating YouTube Live, Facebook Live, at sa ating mga LED wall sa ating temporary market sa Kapitan Pepe at temporary market sa San Isidro. Isang magandang gabi po sa ating lahat. So yun pong offer po ng SM ay para po sa ating city supermarket lamang. So para po to dun sa palengke po sa barangay supermarket. Ang offer po nila, number one, is ina-demolish po nila yung nasunog nating palengke. So sila po ang gagastos para po sa pagpapademolish ng ating nasunog na palengke. Pangalawang offer po nila is magbabayad po sila ng outright na cash bilang renta sa ating palengke at sila po ang magpapagawa po ng ating city supermarket. At pangatlo pong offer po nila, sila din po mismo yung magpapagawa ng temporary market para po dun sa ating mga nagtitinda. So mula po sa pagde-demolish, sa paglipat po sa temporary market, pagpapagawa ng temporary market, ay pagpapagawa ng mismong market at yung rental for the next 50 years ay babayaran po ng SM. Yun po ang kanilang offer sa atin. Ano dahilan bakit kayo tumanggi? Basically po, sir, madaling isipin, madali para sa executive department na umoo dahil number one, hindi na po natin kailangan mag-public hearing tulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi na po kailangan na isa-isahin po lahat po ng gustong sumali sa ating bidding dahil SM na lang mismo yung kausap po natin. At sila pa po yung nagbibigay sa atin ng magandang terms. Kaya lang po, kinukonsidera po natin yung ating maumayan at hindi lamang po ang isang malaking kumpanya. Sabi nyo nga po, hindi naman po si Mayora basically ay hindi po isang politiko pero isang public servant. Mas tinitingnan po natin yung kapakanan ng mas nakakaraming mamamayan kesa po sa isang malaking kumpanya. So, bakit po ba na hindi natin tinanggap? Number one, 50 years po na SM ang mag-ooperate, SM ang magdidesisyon, SM po bale ang magtataguyod ng ating city supermarket. So, kapag po binalak po ni SM na iparenta po ito sa ating mga nagtitinda, si SM po ang magde-decide kung magkano nila ito ipaparenta. Bukod po doon, for the next 50 years, si SM po ang magde-desisyon kung itataas po ba nila yung renta at kung hanggang magkano ba yung rentang sisingilin nila sa ating mga nagtitinda. Number two po, lahat po ng control dun sa palengke po natin at kung sino po yung mamimili, kung sino po yung magtitinda dun sa ating city supermarket, SM din po ang mamimili po noon. Kumbaga po, tinanggalan po natin ang ating pamahalaang lungsod ng kakayanan o control dun po sa ating palengke. So, naisip po ni Mayora na bakit natin papaboran ang isang malaking kumpanya na alam natin na maaari pong maging paghihirap ito ng ating mga maninda, malaki man o maliit dito sa lungsod po ng Cabanatuan. So, Mr. Chairman, if you will allow me. Sige po.
So, nalaman namin yan noong COVID at kaming ng konseho ay sumang-ayon kay Mayora dahil nga 50 taong hahawakan ng SM. At alam natin ng lahat yung per metro kwadrado nila. At hindi natin alam kung ilang taon nilang sasabihin nila na, oh, magbigay kayo ng goodwill na sa rentang per square meter na kunyari, eh, magbigay kayo ng, kung re-renta kayo ng 20 mil sa buwan, hindi natin alam kung sabihin nila na bigyan mo ako ng 5 taon. Hindi pa sa inyo ng 30 taon. Hindi pa may karapatan kayo ng 30 taon. Kahit kailan kayo hindi makapagbayad, kayo eh alisin. Hindi pa, we work together. Yung lahat ng sangguniyan dito. But kay dating ko si Alice Galang, kay Juni Del Rosario, kay Middle Shipping, kay Ruben Ilagan, kay Consel Proy Balino, kay Consel PB Garcia, kay Consel Pani Posada, kay Consel Boc Diaz, kay Consel Bonsoro, kay Consel Piwi Mendoza, Consel Lee at saka Consel Garcia. Tiniis namin natin. Wala naman. Ang hirap nung ayusin talaga yung isang bayan, yung isang siyudad. Kumatok sa iyo yung swerte. Pwedeng swerteng malas. Paano ko sabihin nila na yung halaga niyan eh 50,000 sa buwan. At bigyan mo kami ng 3 taon, 1.8 million na rin yun. Na advance. Kaya mga kababayan, kumisan, mahirap po yung kalagayan namin. Kami sa konseho, yung nung ako mayor, ganun din po. At balibaligtad yung sulat itong abogado ko. So, di ko naintindihan itong abogado ko. Eh, ang sinasabi ko lang, ho, nagtrabaho ko kami kahit COVID. Habang nakakulong kayo, hindi namin pinagbili yung lunsod ng Kabanatuan sa isang malaking korporasyon. Sino man po rito makakatingin ng diretso sa inyo. Buhat kay Mayor Maika hanggang roon sa mga kusyal, pinagtanggol po namin yung karapatan nyo. Kumisan o, kaya sinasabing sala sa init, sala sa lamig, eh, akala nyo, parang ginigipit kayo. Ang totoo po nun, kung binigyan namin sa SM, eh, hindi namin alam kung ano kain na tanan. So, yun po ang aking pangwakas na panalita. Si Chairman po ay pwedeng, ay nako, yung chairman po ay pwede rin, si chairman na PB Garcia, papasalamat tayo kay chairman na Roque, nagpapasalamat tayo sa lahat ng vice chairman, sa lahat ng kosyal na narito, halos kompleto po lahat. Salamat po, TOJ. Kung wala na pong katanungan, salamat po sa lahat ng ating mga kasamahan dito. At muli po
Muli po bukas ay magkakaroon po tayo ng ikatlong hayagang pagdinig para po dito sa ating tinatalakay na sa ngayon na pagpatuloy po natin bukas. Mr. Kung wala na pong katanong ang ating mga kasamahan. Mr. Chairman. Consel Juni, talusan. If there are no more queries and presentation or other agenda, I move for the adjournment of our public hearing. Second motion. Sa mungkahi po ni Consel Juni de Losario at pinalawahan po ng lahat ng consel nandito at ating chairman Bunso Roque ay pasampantala po natin tinitindig ang ating pagdinig at may pagkapatuloy po muli bukas. Bukas po, alauna uli ng hapon. Yeah.